Mask, oo. Thank you, Joel Mercado. Ayan, he's joining us later. We did na. I had a FOA kanina. Okay, so kompleto po ang ating creatives for today. And of course, our two top-notch directors are also here para malaman natin, mag-reveal sila ng ating what to expect sa ating pamatay na finale. O diba? Pamatay. Tinagalog na killer finale ng FOE Charas. Ayan. I think we're ready. Nagpapalakpakan na. Diba? Pag ganun, ibig sabihin yun. Chika. Malay ko, nagpapalakpakan lang sila. Okay. At syempre sa ating, ayan. Siyempre, Sir Rondel representing Sir Deo, siyempre, ayan. The head of, para mayroon naman pong management. Opo. Ayan, I think we are about to start. Yung lagay pa lang yun, di pa ako nag-i-start, ano? Chika. Okay, I'm so excited. Excited ako makita si Ronnie and Lois. And of course, the members of the cast kompleto. And alam nyo ba today, may live na magpa-perform po, live nating maririnig ang theme song ng Love in 40 Days, na as we all know is performed by Ford Valencia, but today live natin siya magpa-perform. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome. Ito na po ang inaabangan natin. Hindi ko na patatagalin ha. Ipapakilala ko na. Before that, we'd like to welcome everyone watching right now po sa ating live streaming. Ang nagaganap po dito sa Studio 10 right now, ang red carpet ng ating Love in 40 Days, the finale media con. Kompleto ang ating cast with the directors and everyone. Hi, Miss Chanko. Arby's here, syempre. Of course, noted ako doon, Arby, sa sinabi ni Mike. Oh, chika. Ayan po, hindi ko na patatagalin. Sabi ko nga, kanina dumating na po ang ating mga creatives, the head of Dreamscape Creative, Mr. Rondel Pilindayag. Our creative manager, Joel Mercado, is making iwas sa camera. Hi, Joel. There he is. Ayan, sa Studio 10 po magaganap ang ating MediaCon proper. Of course, siguro hindi ko na patatagalin, ano, paulit-ulit naman din lang ako. As I call in the members of the cast start, pwede na, di ba Mike? Pwede ko nang tawagin ang ating starting off with, sabi ko nga, pag nagsama tong dalawang top-notch directors na to, talagang garantisado, napakaganda ng produkto. And we are happy and proud and grateful that they are here today. I'd like to call in our two directors, Direct Jojo Sagin and Direct Manny Palo. Ayan po, papak na dito sa Studio 10. Kunin ko lang camera ha, pakisalo sila. Alright, oh, of course. Starting off with Direct Jojo, please. Greet naman, Direct. Hi, everyone. Good afternoon po. And thank you for coming sa mga press. How do you feel? We're hearing finale na. Happy. Maraming mga aabangan. Sa last 2 weeks. Alam mo, so abangan niyo po yun. Direct, ang daming sabi nga. This is one of the most watched teleseries. Ay, salamat atin, naman. And we're happy na, ayan. Third to, no? Third natin na, third program to sa prime time, ano? Yes, of yes. Course. And of course, this is the actor's director himself, Direct Manny Palo! Ay, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpunta. Gaya ng dati, nung, di ba, nagkita-kita tayo nung opening ng... Correct, yung launch natin sa Santolan. Natin, diba? So, nagpapasalamat kami sa suporta. Sana hanggang sa last week namin, patuloy yung pagbibigay nyo ng tulong at suporta sa aming
Direk, what makes this difference sa dami ng nagawa mong mga award-winning teleseries mo? Together. Una, it's my first time to be working with some of the young actors na kasama dun sa series. Pangalawa, yung mga uli kong ginawa kasi medyo heavy drama, correct, medyo correct, action, oh, diba? So ito, medyo kakaiba para sa akin kasi medyo light, romantic comedy. So it was a welcome change for me. And for you, Direk Jojo, what taught you doing this type of teleserye? It's different then because younger set yung correct kasama. Tsaka no, kilala ka rin sa hard drama, di ba? Yes. Oh. Tawa ako sa age. Ayan na naman. Yun. Kakaiba rin naman yung kwento because may afterlife, di ba? May kailang akong boss ng ABS. Kilig na kilig siya sa sharing ito. Tuwang-tuwa siya dito. Talaga, salamat. Love na love niya to. Okay, thank you, Direk Georgia. Direk Manny, please proceed now po. Ay, photo. O, sana kanina niyo ginawa. Check, ayan. Not your fault. Not your fault, Direk. Ayan, photo muna. Gulo niyo, ha? Check. Alright, that. Busy na po sila sa kanilang next teleserye. Pero, they're here para sa finale ng ating Love in 40 Days. Please, Direk Georgia, Direk Manny. As I call in po, number 2 daw po ito. Okay, tatawagin ko na po. Magsisimula na po tayo sa ating mga cast naman. Naka-cluster po sila as I call in. Please welcome Rich Chardo Campo, Justin Rivera, and Von Pixon. Oh, sige po. Oh, oh. Ayan na po, naglalakad na. Exciting po ang ating cast. Okay. Richard, Justin, and Von, please greet our fans worldwide. We are seeing this is our camera, Richard. Hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. And thank you so much sa lahat ng sumuporta po ng Love in 40 Days. Ayun, finale media ko na po namin ito. So maraming salamat at kumapit pa po kayo sa last 3 weeks ng Love in 40 Days. Okay, thank you. And of course, Justin. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagsuporta ng teleserye na to. Grabe na appreciate namin. Siyempre, humaba na ang buhok ni Justin. Opo, humaba na po ng bongga. Kaya after 22 weeks. Opo, parang gusto ko na nga po magpagupit eh. Okay. Para sa finale. Why not? Ayan, maraming salamat po sa panonood. At subaybayan niyo po ang last 3 weeks ng Love in 40 Days. Alright, thank you. Von Pixon. Ayan, marami pa hong mangyayari sa Evergreen Mansion at sa buhay ni Jane at Edward. So antabayanan po natin ang nalalabing oras ng Love in 40 Days. Maraming salamat po sa lahat na support. How do you feel, how special is Love in 40 Days ikaw? First teleserye mo ba ito? Opo, sir. Opo. So how was the experience? Actually, up to this day, na-surprise ako kasi we still keep in touch yung mga cast. So meron kaming GC and then nag-uusap-usap kami kung saan kami mag-get together. Wow. So and even up to this day, nag-uusap-usap, we still keep in touch. So happy ako sa family ng Love in 40 Days. Nice. Yeah, nagkaroon ka ng second family, ano? Opo. Lalong-lalo na po first teleserye ko po ito. So, Justin, for you, how do you feel? Nag-end na kayo, tapos matatapos na tayo in the next couple of days. How do you feel? Para sa akin po kasi... Hindi, para sa kanya. Hindi, kasi since first project ko po talaga. Ah, sobrang, first teleserye mo din. Sobrang thankful ko po na maging part ng teleserye na to. Sobrang laki po eh, kasi never po ako nagkaroon ng ganito. Niyak na ako, guys. It's never okay po to ako be, parang to feel ano, an nagkaroon ng ganitong family na nakikeep in touch pa rin po kami, nagkakamustahan, or pag may birthdays, ganun, nagbabatian po. Kaya sobrang lapit ko po talaga sa kanya. Kino-consider ko po sila as my brothers, my sisters, nice, titos, nice, titas po. Of course. Thank you, Justin. And of course, Chard, how do you feel? First teleserye mo, tapos we're nearing finale. How do you feel the whole the whole experience of doing a teleserye. Kasi di ba performer, kasi yes, ka foremost, di ba? Actually, sobrang saya and hindi ko talaga makalimutan itong first teleserye na ito. Especially, gusto ko din magpasalamat sa lahat ng bumuo ng Love in 40 Days. Tama. From the production, PAs, EP, AP, stylist, mga cameraman natin kasi kung wala sila, wala din tong show na to. Correct. So, the hardworking yung production and yes, team. Sobrang gaan ng lahat ng katrabaho, the directors, co-actors, sobrang saya. Kaya minsan nga napapaginipan ko yung mga pangyayari sa set eh. Pero nag-sepunks na siguro kayo. Oo, nung diba? Pauwi na kami, grabe yung sepunks. Ayun, so yun, thank you so much.
Thank you. Thank you, Char. Thank you, Justin. And thank you, Vaughn. Please, sa loob, pasok na tayo sa loob ng photo op daw muna. Sorry. Alright. Thank you, Char, Justin, and Vaughn. Vonic. This time, I'd like to call in naman po. Pa-exciting na pa-exciting. Sabi ko nga, diba? Benedix Ramos and Renshi De Guzman. Ayan sila. Okay, diba? Ang dami ring fans nito. Mga followers nito. Talagang nakikita ko how they love and support and ano every night na napapanood tayo. Hi, Benedix. Please greet everyone watching right now sa ating live streaming. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga press na nandito. Yung mga fans mo, grabe. And of course, yes, sa lahat po ng supporters, sa mga fans ng Love in 40 Days at saka ng mga supporters ko, maraming salamat sa pagkapit. Totoo. Ayan. Renshi, look good today, ha? Iba, medyo pumayat ng konti, which is good. Pa-share ng mic na, please. Greet po, everyone. Hello po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayon. Samahan niyo po kami sa MediaCon po na hinanda po namin para po sa inyo. And syempre, maraming salamat din po sa lahat po ng mga kasama po namin. Renshi, kasi hindi naman itong first teleserye mo, di ba? Pero how is this sa lahat ng nagawa mo? How was the experience doing a teleserye like Love in 40 Days? Marami-rami ka na nagawa, mga tatlo, apat na rin yata, di ba? Marami-rami na. Ang nakakatuwa po, sa kada may ginagawa po, meron po palaging bago. Mm-hmm. Ayun po yung pinaka-natutuwa po ako, yung may work experience kapag may ginagawa po akong show. Bale, dito po, napakadaming bagong matututunan. Parang halos araw-araw nga po, meron ka po matututunan. At saka teleserye talaga siya, di ba? Oo po, kaya... Matagal lang samahan. Oo po, kaya nakaka-pressure din po. Tsaka nakakatuwa po dahil magiging close din po talaga yung mga kasama. Tama. Would you say the same, Benedict? First teleserye mo ba ito, Nak? Yes po, ito po yung first ko. Kasi foremost is a performer, singer, act, singer, dancer, eh, di ba? Ngayon, umaarte ka dito, di ba? Opo, yes. So, kaya, how was it? Super honored po na ito po yung first teleserye ko with Direk Manny and Direk Jojo. And sa mga cast na nakasama ko dito, talagang kumbaga ito yung one for the books talaga na hindi ko makakalimutan because of, syempre, special dahil yung mga kasama namin, napamahal na kami sa isa't isa. So, very memorable first teleserye po. Okay, invite the fans to support our finale. They're watching right now. Sige, sa'yo muna, Renshi. Ayun, iniimbitahan ko po kayo lahat na suportahan po itong finale. Bali, ilang buwan po tayo nagsama-sama, huwag po tayong bibitaw. At sumuporta pa rin po sa Love in 40 Days hanggang dulo. And syempre, maraming salamat po sa mga mula simula hanggang dulo na hindi po bumitaw. O kahit na ba mula gitna, basta sinusuportahan niyo po kami. Maraming salamat po Thank sa inyo. Thank you, Renshi. And of course, Benedix. Yes po, abangan niyo po kami sa Team Evergreen. Abangan niyo po kung yung Evergreen Correct. Po ay magpapalit po ng kulay sa ending. Oh, talaga po. Exciting revelation. Ay, gusto ko yan. Binun na po. Ayan, abangan niyo po ang Love in 40 Days. Of course, ang pamatay na pagtatapos. Marami pang magaganap, kaya kapit-kapit po. Woohoo! Thank you so much! Later on, press naman na makakasama nyo dun sa loob. Okay, thank you, Benedix and Renshi. Okay, photo op daw muna. I keep forgetting, sorry. Wow. Ayan. Okay, humabol ang mga vlogger friends natin. Ayan, late. Chika. Alright, please, Renshi and Benedix, inside na. As I call in, ito next in line love team na gustong-gusto ko talaga and I'm rooting for them for the next stardom. I'd like to call in Kobe Brown and Andy Abaya! Ayan! Napakalakas din ang mga followers nitong dalawang to and every night kasama nating nagpapatrend ang mga fans ni Kobe at saka ni Andy. Ayan. Doon na daanan muna, the photo op, bago na lang para hindi na tayo in-hold later yung mga cast. Ayan. Kobe and Andy. Anong tawag sa love team nyo nga ng mga fans? Ha? Oo. Kodria, right? Oo, ayan. Hi! How are you? I'm so good. Please, I'm so happy. Camera. Hello po sa inyong lahat. Thank you for watching us today. And thank you for supporting Love in 40 Days po.
Okay, and of course, the pretty Annie. Hello, hello everyone sa mga press. Niya. Nandito po ngayon. Magandang hapon po. Hi po. I'm a fan of her beauty. Thank you. And of course, to our online viewers, magandang hapon po sa inyong lahat. I hope you guys stick around and see how this press con goes. How do you feel? We're nearing finale. Although, nakapag-shoot niya na lang yung finale, pero ito kasi, in a couple of days, magpapaalam mo tayo sa ere, di ba? So, how do you feel, separation, ano na ba tayo? I'm honestly so excited kasi despite sa mga intense na nangyayari sa show ngayon, may mga mangyayari pa and I can't wait. I heard! Ang dami daw revelation. And the I finale, can't wait ano. Kung ano yung magiging reaction ng viewers ng Love in 40 Days. So, I'm really excited. The fans, isa sa mga show na nabuo ang Kodria, ano, ng todo-todo, ano. How do you feel na medyo hindi natin sila makakasama in the next couple of days, pero hopefully in the next project, how do you feel na andyan pa rin naman sila? Well, of course, I'm so grateful, especially sa mga The Andy fam, Brownies, and even sa Kodreas, and sa lahat ng mga nagsumusuporta sa amin ni Kobe. I'm so grateful kasi kahit na may mga shows kami na patapos na like this one, continue pa rin yung pag-support nila sa amin. Every day, nire-remind nila kami kung gano'n sila ka-proud. And at the same time, to give back to them, to their support. Every day din kami nagsisikap para mabigyan ng blessing ulit, para makapag-work po ulit. And Kobe, how do you feel na medyo, pero tuloy pa rin ba ang communication sa fans right after Love in 40 Days, syempre, di ba? Opo. Alright. Mm-hmm. Syempre naman, sobrang grateful ako sa mga fans, you know, for supporting us every night. You know, from, yeah, as a, the Kodrea, the Brownies, the Diandi fam, maraming salamat po sa suporta nyo throughout every project that we do. You know, you make us feel like every performance we put on is super special. And it really means a lot, so we're gonna keep working hard for you guys. Of course, I'm so proud. You look good together talaga. I'm a fan of this very promising love team. So anything more bago natin makasama ang press sa loob? Would you like to thank them and support? Keep watching kasi maraming magaganap sa loob. So mga kapamilya, maraming salamat po ulit sa suporta niyo sa Love in 40 Days. Make sure to keep watching until the finale kasi ang dami pang revelations at mangyayari. Thank you po. Thank you. And of course, Andy? Of course, sa mga online viewers, sa ating mga kapamilya na nanonood ngayon, nako, marami pa tayong malalaman about Love in 40 Days, lalong-lalo na pa-finale na ang show. So keep watching and thank you so much for joining us. Happy birthday, Kobe! I know! It's his birthday today! Happy birthday, Kobe! Thank All right. you. Okay, thank you, Kobe. Thank you, Andy. Please, inside the Studio 10 now so we can start with our MediaCon as I call in the next batch of artists, our cast. Ito parang ang perfect ng combination nila. They delivered the most exciting scenes being mga lead, mga villains dito sa ating teleserye. Please welcome Aaron Villena and Chi Filomeno. Oh, pang red carpet talaga. Ba't natawa si Aaron? Alright, please. Gitna. One of the busiest actresses, itong si Gina. Hi, Chi! Hello! Hello sa inyong lahat. Hello po sa ating mga kapamilya, kapatid at ka-A2Z na nanonood ngayon sa inyong mga bahay. Salamat po sa mga nandito din sa studio. Thank you so much. It's nice to see you. Thank you. Aro, nakaka-intense naman ang role mo dito. Nakakaloka sa trailer every day. Talaga sabi ko, wow! How do you feel? Of course, sobra akong saya sa naging outcome ng Love in 40 Days na lahat ng cast and of course yung character ni Marco kasi nag-grow. True. And yeah, yun nga, kahit gaano ka kasama, pagdating sa family mo talaga, titiklop ka talaga. So yun yung mga napanood nila recently. Diba? And thank you kasi paulit-ulit siyang lumalabas. So sa mga press people na nandito, hi sa inyo, thank you for coming. And the fans watching right now, Aaron. Yes, hi guys. Sana po patuloy yung supportahan ng Love in 40 Days. Last 3 weeks na lang po. Yes. At matatapos na po, abangan na po ang pamatay na finale. Ayun. Gee, hindi ka ba nalilito sa mga roles mo? Ay, hindi naman. Hindi naman, actually. Ang dami naman yung shows. Pero this time, you had fun. I did, actually. Kasi ito si Aileen.
very malapit siya sa heart ko kasi yung naranasan niya din sa buhay and kung paano siya magmahal. Unconditional siya magmahal eh. And I see that in myself also. And alam ko maraming matututunan yung audience natin sa bawat character na pinapanood nila sa Love in 40 Days. So abangan niyo po ang huling tatlong linggo ng Love in 40 Days. Marami pa kami. Naminis mo na ba yung mga co-actors nyo at production team? Mm-mm. Kaya nakakatuwa na andito po tayong lahat na naipush na live siya. Greet your fans and thank your fans for supporting. Ang dami mong followers din sa ano. Hi sa mga fans ko po. Hello sa inyo. Thank you sa support ang binibigay niyo po sa akin sa lahat po ng cast ng Love in 40 Days. Spread the word out there na 3 weeks na lang po ang Love in 40 Days. Marami pa pong exciting at pamatay na finale kaming hinanda po sa inyo. And sa loob, kakasama naman natin ang press people para sa ating Q&A. Ayan. Thank you, Chi. Thank you, Aaron. Inside na. Sige, isang photo op daw muna. Ulit-ulit. Alright. Ayan, ano to? Sa SDE, tapos Dreamscape, tsaka ano. Ayan. Okay, thank you, Aaron. Thank you, Chi. It's okay na. As I call in, siyempre, ito naman. What makes a teleserye exciting ay yung presence po ng ating mga seasoned actors. I'd like to call him together. William Lorenzo and a Dreams favorite, Miss Lotlot De Leon! Ayun. Hey! Diba? Gusto a Dreamscape suke, diba herself? Ay, si Janine pala yun. Chika! Diba? Parang kapatid lang. Gitna muna tayo, Lot and William. Ayan, photo op muna daw. Wow. Ay, yes, of course. Birthday niya ngayon. Correct. Thank you. Ayan. We're good na. Para ma-interview ko na. Hello, Miss Balot! Hello. Hello, hello. Good afternoon to everyone. It's so nice to see everyone in person. Thank you for coming. Thank you na kalating ka. Sabi ko, gusto ko naman yung mga season meron. Kasi puro bagets eh. Yes. At least you're here and William. At saka, at home ako mga bagets sa mga kasama. Kasi mga anak. Edara natin. I know. How do you feel the experience of doing Love in 40 Days? Medyo kakaiba tong role mo dito, di ba? Oo. Pero ano naman eh, we were guided, of course, by Direct Jojo and Direct Manny. And along with the young stars, fun lang. Happy set. Oo, happy set. Tsaka gusto kang character mo dito. Oo. Happy, happy naman. True. William! Yeah. Nasa trailer ka araw-araw halos. Sa vlog, ano? Greet the fans of the show. Hello. Magandang araw po sa inyo. Thanks for watching Love in 40 Days. Sana sabay-bayan nyo kami hanggang sa matapos ng show. So how do you feel the experience of doing Love in 40 Days, William? Puro mga bata, mga teens. Mabuti may pang-contrast kami ni Balot. At saka yung iba. Puro teens sa panahon. Sayang nga wala si Mylene, tsaka si Janice, di ba? Tsaka si Bart, pero ayun. Meron naman pag puro teens, wala din para yung mga oldies kami. Wala si Tito Leo, chika. Oo nga, hindi siya wala. Pero yun, para may contrast lang. But happy you're here sa MediaCon para makasama ang press and fans. Thank you, William. Thank you, Lot. Right. Okay, please inside na as I call in na po. Eto, nasabi ko nga, deserve nila still the power love team to beat sa ABS-CBN, sa showbiz. I'd like to call in our lead actors po ng Love in 40 Days, Lois Sandalio and Ronnie Alonte! Wow! Look at them. Ayan, sige, saluhin natin yung arrival nila. Ay, sinasalo ni Kuya Bongga. Gusto ko to. Gitna muna, Loini, please. Ayun. Greet the fans! We're watching kanina kagahapon pa nag-aantay ang mga Loinis. Hello po sa mga sumusuporta sa amin. See you soon. I love you all. Maraming salamat sa pag-support ng Love in 40 Days. Ayan po. Sorry ha, but I have to declare this is Ronnie's best. Aside from the general's daughter. Loisa! Hello po. Hello po sa lahat ng nasa online ngayon. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta niyo sa Love in 40 Days. Kinabutan ako. I'm so sorry. Diba? Parang tapos na. Opo, last 3 weeks na lang and ito, excited kami na magkakasama po kaming mga cast. Anong natutunan nyo doing Love in 40 Days, Loisa, Ronnie?
natutunan ko po na life is short, mm-hmm. live your life, love your life. Totoo yan. Baka si Edward yun ah. Yes, ayun, natutunan ko din po, same, maikli lang yung buhay. Kaya i-enjoy natin. Masyadong magpaka-stress sa buhay dahil masaya mabuhay. Yan. Proud na proud ka kay Ronnie, ano? How you sounded? How you sound looking at him and then the way he talks? Kitang-kita ko yung ano, pagiging proud mo kay Ronnie. Kasi nakita ko talaga din yung pagbabago ni Ronnie from hashtag sumasayaw talaga siya talaga, di ba? As in dancer talaga to eh. Tapos biglang umacting, ganyan. And he keeps improving in every show. At saka nakikita ko talaga na ginagawa niya yung best niya. Hindi niya lang tinatry, pinapakita din po niya sa mga tao. And of course, iba din naman ikaw. Alam mo, iba rin naman ang Loisa. Nauna nang nagpakita ng husay, tapos together na kayo sa isang teleserye. Please thank your fans for the 22 weeks nating magkakasama. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tatlong linggo na lang tayong... Yes, last 3 weeks. So, tatlong linggo na lang po. Maraming salamat po sa mga suporta na ibinigay niyo sa amin sa pagpapatrend sa Twitter. Thank you po. True! Yes. Andiyan na sila, nakastand by. Maraming salamat po. Ayan, Loisa, please. Thank you po. Thank you sa lahat na sumusuporta. At kapit lang sa last 3 weeks ng Love in 40 Days dahil marami pa po kayong aabangan din. Yeah. Thank you, Loini. Standby, please, standby muna dyan for photo op. Okay, when we're done, we can let Loisa and Ronnie inside. Para sa ating media, official media con, ayan. See ya. Okay, kasabay na pong mapasok ng ni Loisa and Ronnie ang ating members of the media. Ayan, the moment they are seated, dito Danny. Ay, you're watching, napapanood mo. Yung character. Okay, ayan po. I'm just waiting for the cue. Ayan, ang makaupo na ang press. And today we are honored and happy na ma-live nating mapapanood today. But before that, I'd like to thank our members of the core production team, starting off with our business unit head, Eric Salud. He couldn't be here, but he's definitely proud of his sarili niyang proyekto with his team. And of course, our executive producer, Ms. Jem Jimenez. Congratulations, Ms. Jem. Brian Ramos, our associate producer. Jeannie Franco, as our associate producer. Wendy Duldulao, TJ Tulabot. And of course, sino pa tong later on. And of course, our creatives. Ayan, nabanggit ko na later on naman po, makikilala pa natin ang ibang part ng production team. Pero I'm waiting. Please welcome to perform live the theme song of Love in 40 Days. Please welcome Ford Valencia. Congrats. Umaasang magmamahal muli. Kabiguan ang napala, paghilom ng puso'y hindi madali. Nang malamang mahal mo'y walang pag-ibig sa'yo. Ang umasang magmahal muli siyang magkagawa. Huwag hanapin ang pag-ibig, ito'y darating, ito'y darating, ito'y darating sa'yo. Sa tayo'y matuto,
sa tunay kong mahal. Isipin ang bukas at kalimutan ang nakalipas. Ang masang magmahal muli siyang magagawa. Huwag hanapin ang pag-ihibig, ito'y darating sa'yo. Aking naranasan. Oh, ang pagluha tulad ng sa ulan. Ang umasang magmahal muli siyang magagawa. Huwag hanapin ang pag-ibig, ito'y darating. Ang umasang magmahal muli siyang magagawa. Huwag hanapin ang pag-ibig. Thank you po. Thank you sa karangalang ito. Congrats po sa inyong lahat. Ayan. Thank you, Ford Valencia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa finale media conference ng Love in 40 Days. Ako po si MJ Felipe. I'll be your host for this afternoon. Hi, everybody! Parang nilalamig kayo. Malamig ba? Medyo. Loisa, hindi ka ba nilalamig? Tiis ganda po. Tiis ganda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama natin ang cast ng Love in 40 Days and of course our friends from the press na magtatanong para sa ating mga bida ng huling tatlong linggo ng Love in 40 Days. Pero bago tayo pumunta dyan, just a few reminders para po sa mga nanonood sa atin ngayon. Our official hashtag is hashtag L40D Finale MediaCon. May konting patugtog at pasayaw para medyo galaw-galaw tayo dito sa Studio 10. Because we are streaming live sa Facebook pages po ng ABS-CBN, Dreamscape Entertainment, ABS-CBN Network, ABS-CBN PR, Star Magic Philippines, I1TFC, and of course, YouTube channel ng ABS-CBN. Ang ating pong title talaga is Ang Pamatay na Ending. Alam mo, parang naisip ko kanina, parang sakto to November 1. Parang ganun, no? Parang sinakto nyo talaga sa Halloween or sa All Saints Day. Pero ano nga ba ang aabangan natin sa huling tatlong linggo? Ito po, manoorin po natin to. Importante sa akin na naniniwala ka na inosente si Mama. Bilang na ang oras ng kasinungaling. Kaparehas ng sapatos ng Mama ni Edward yung babaeng nakita ko sa hotel. Madadala na ba sa liwanag ang katotohanan? Ano yan? Edward? Simula ngayong Monday. Kriminal din naman pala. Hindi sila kriminal. Kung kay Edward na kaya ako maningi. Ang doon anak mo si Edward! Lahat ng police reports ng suspicious death saan nakapirma. Hindi ka pwedeng bukulit sa servisyo. Hindi pwede, ma'am! Andrea. Hold your breath. Sigurado naman ako may sapat na dahilan yun si Jane. Sinasabi mo na tama si Jane. Nakimi na lang, mama. Mali mo! Uy! Balik! Dahil nalalaman na ang katapusan. Bakit na ako mamatay, Edward? Nadamay pati pamilya ko kahit ikaw. Pero hindi, si mama yung may dahilan. Saan, bakit ako? Wala ho ba talaga kayong kinalaman? Love is 40 Days, Ang Pamatay na Ending, the last 3 weeks. Ayan, actually, we're on our third week. No? Parang nag-start na yung third week now. Tapos, so last 2 weeks na next week. Kaya abangan po natin yan. Gaya ng sabi nila kanina sa red carpet, marami pa po ang mga revelations. Okay, speaking of, simulan na natin ang mga revelations. Loisa, Ronnie,
nasa 22 weeks no on air sa Primetime Bida. Ano yung pakiramdam? Nasanay ba kayo na gabi-gabi? Because I remember during our first press con nito, parang this is your first lead serie, right? So, yes. How did it feel na parang gabi-gabi napapanood niyo yung inyong sarili sa isang proyekto on TV? Siyempre, kami po ni Ronnie, sobrang blessed po namin kahit na ganito. Yung taping namin, kasi sobrang madugo po talaga yung taping namin. Pero sobrang naming na-appreciate kasi hindi lahat nabibigyan po ng trabaho. Tama. And sobrang grateful po namin and yung mga fans din na sumusuporta gabi-gabi. Ayun, masaya po talaga kasi ngayon pa lang sinasabi na nila na mamimiss namin ng Love in 40 Days. Right. Pero nabago ba yung habit na kailangan tapos na yung dinner at this time, ready na tayo para manood together? May ganun po. Kasi may talaga, ano po, naka-alarm. Naka-alarm! Ay, talaga? Kasi gabi-gabi po talaga namin inaabangan yung right. Love in 40 Days. Walang mintis. Kung mag-mintis man po, mas okay sa amin kasi may I-Want pa naman na pwede mo mapanood. So, yun. Minsan, lumalagpas kami ng apat, tatlong episodes. Pero tuloy-tuloy namin napapanood. Opo. Pero kadalasan talaga, napanood na namin sa I Want TFC. Pero dahil gusto namin makasama yung fans, makabanding, kahit napanood na namin, talagang inuulit namin para lang ma-replyan yung mga tweets nila. Nakikita ko nga yung tweet mo lagi na parang pag-episode na, yung hashtag pinopost mo na rin. Opo. Sinasabayan mo yung mga fans while watching the series. Sabi ko nga, may gising pa ba? Uy, gising. Gising naman sila. Gising Opo. Naman sila. Gising. Okay, simulan na ng atin ang ating Q&A. We have questions here with me. Okay. Merong, and before that, I'd like to acknowledge, syempre, the head of Dreamscape Creative is still here, Rendell and Dayag. Sir Rendell. Happy birthday, Sir Rendell! I know! Sir Rendell, hi! Would you like to say hi? And your Bati ka lang, since you're representing the management of Dreamscape. Ay, good afternoon. How do you feel? Are you proud of them? Ay, oo naman. Actually, napanood ko na yung finale. Ay, totoo. I heard! Yes, exciting. Actually, may kita niyo maraming revelations. Hindi lang sa kwento, kundi pati sa acting ng mga pangunahing. At actually, silang lahat. Actually, gagaling nila doon. The same time, ang ganda rin ng dulo kasi napaka-exciting at the same time nakakaiyak. Yeah. Oh. Thank you Sir Rendell. Maraming salamat. Joel Mercado is also here. I know, Joel. Kuya Joel, long time no see. To support the cast. Ayan, Joel, bati ka. Sige na. Nagbi-meeting sila on the side for a new show. Hello, salamat sa tiyagaan nyo. So, na I heard kasi mahirap din yung taping. Pero nakita naman natin yung kinalabasan. Saka, sabi nga ni Loisa, nag-usap kami kanina, ang haba. Sulit na sulit. Yan po ang trademark ng Joel Mercado. Malaki ang cast. Ayan, tandaan thank nyo you. Yan. Thank you rin po sa press. Oo, thank you, kaibigan. Kuya Joel. I want to start off with that, no? Direct Manny, Direct Jojo, mahirap ba talaga i-shoot ito? Kasi sabi ni Kuya Joel, ang hirap daw eh. Medyo mahirap kasi marami siyang effects, no? Tapos, lalo nung ano namin, ng first 4 weeks, we have to do each a sequence twice, minsan thrice. Kasi, kung napanood yun, di ba, nag-iiba yung point of view, POV, kung depende kung sino nakakita. Halimbawa, kapag nakikita ni Ronnie yung Evergreen, ano siya, dilapidated siya. Si Loisa naman, pag nakikita yung Evergreen, it's like, ano siya, it's a really nice hotel, di ba? So, every scene, dalawang beses namin ginagawa. Nag-iiba ng location. Same. Pero baklas lahat. Oo, baklas. Ano, diba? Tapos, yeah. And then they have to remember exactly what they did doon sa unang take. Blocking, kamay, lahat. Yep. Ah, wow. Tapos minsan, may mga eksena din na yung actor. Wala siyang ka-eksena. Siya lang. So, ini-imagine lang niya kung sino yung mga ka-eksena niya, diba? For an actor, that's very challenging. Right. So isa yun sa mga difficulties na namin na encounter. Otherwise it's also a fun shoot, no? Right. Masaya kasi yung mga eksena naman nakakatuwa, very very light and these are actors na were kasi ang babata, ang kukulit, di ba? Sa set. So masaya naman yung set. Other yon. Direk Jojo, you want to add? Same naman ang sinabi ni Direk Manny, plus mahirap because it pandemic pa rin eh. So, pero di ba medyo mas loose? Although we're bubble naman, okay. Kaya lang mahirap pa rin sa sitwasyon, especially pag location. Right.
Lot, how does it feel to be surrounded by this youthful energy? Nakakabagets. Totoo ba? Oo. Sarap lang, happy. Oo. Nayaya ka na mag-TikTok, ganyan? Oo. Pinagsayaw nila ako. Oo, nag-reminisce tuloy ako ng mga Lot and Friends days. Oo, nag-ari ko. Ano ba kinanta? Ano ba sinayaw? Paano ba sinayaw? Sino nagturo? Oo. Sino bang ano? Sila, itong mga batang ito. Shake body. Oo, kami ni... Oo, kami direct Jojo. Nahila nila. Nako. Nabola kami nitong mga batang to. Mamaya may humingi ng sample sa'yo dito sa press. Ayan na. Tsaka po na pag-TikTok namin si Direct Manny din. Totoo ba? Isang kakangalan ko. Yes! Ang saya naman pala, kasi yung mga, pag nai-interview namin yung cast ng Flower of Evil, yung ibang mga teleseries natin, nagkukwento sila na may mga yoga, may mga gym. So kayo, ano yung ginagawa ninyo? Sa ano ninyo? Sa bubble ninyo? Marami. May mga nice na si Lot. Laging nagluluto yan eh. Ah! Wala siyang kompleto, kitchen. So, pati po si Direk Jojo, ganun si din. Okay. May mga restaurant po sa amin. Bawat okay. Jojo's, so may... Direk Jojo's Kitchenette. Ayan. Lot's Karinderia. Oh, what else? Ano bang ginagawa? Mga baguette. Chi, ano ginagawa ninyo? Ano, may mga times na nag-workshop, which is nice also kasi like during rest days po, nakapag-workshop kaming lahat. Okay. And tulungan din po talaga. Tapos kain din, nagpapakain yung mga fans po namin. May mga sports fest ba kayo? Kasi yung ibang bubble, ganun eh. Swimming. Ako, nagbabasketball ako. Kasama ko yung mga cameraman, yung mga nag-iilaw, ayun po. Tapos kaming mga cast din, nagsiswimming kami minsan dun sa hotel. So okay. Parang bonding na namin yun dun. So yung saya. Aaron, ikaw, anong ginagawa ninyo? Ayun, yun nga, same. Nag-gym. May gym kasi sa, dun sa hotel. Okay. So, yung swimming, tapos tama, food trip kami after. Dahil nga may mga, ano, si Miss Lot, si Direk, puro kami kain talaga. Ayan. Pag mga may time kami. Ay, Benedict, saka pag kumu ka pa rin ba while you're there? Kumu King. I know, yes, he's the kumu king eh, di ba? Kasama ko po si Kuya Aaron. Pag nagkukumu siya, sa kabilang kwarto, naririnig mo siya kumakanta. Tapos, ako naman, ganun. Ako naman magkukumu. So kayo-kayo lang, parang ganyan, yes, nakakarinigan din kayo. Sila, Andrea, Kobe, kayong dalawa, anong ginagawa ninyo? Bukod sa nagliligawan. I'm sure. Well, they said, sabi ng cast ng lahat po. But, naalala ko may dance contest once. Well, parang, what's that? Ano yun? Parang may cast bonding one time. Then okay. Parang may circle. And then I went in the middle, started dancing. Dancing. And then, sumunod lahat. Oh, kaya po. Andrea. Oh, sorry. Yeah, they mentioned it all na. And siguro yung pinaka-favorite ko, especially pag next day is rest day, is even if pagod kami lahat sa taping, we would still gather together, mag-hangout kami, we'll have snacks, kwentuhan lang kung anong nangyari sa taping namin. And I have to say, that's my favorite memory of the whole cast. Even with sila Direct Manny, Direct Jojo. Nice. Pasagutin na natin lahat, MJ. Yeah, sure, let's go. Justin. Hello. Ayun yung sa akin yung bonding po talaga ng cast. Lalo na paggabi, yung mga midnight snack namin. Midnight snack lang ba talaga? Hindi po kami makatulog. Yan, okay, okay, na. Okay. Order tayo ng Jollibee, ganito. Tapos yun po, yung kwentuhan ko, anong nangyayari sa set. Kasi sobrang dami pong nakakatawang. Hindi ba kayo naubusan ng kwento, Justin? Hindi, kahit po pa ulit-ulit yung kwento namin. Totoo ba? How many days in a bubble? 2 months po yun. Almost. Oh, wow, walang uwian? 2 months? Hindi, isang buwan po. Isang buwan. Dalawang cycle naman po magkaiba. Ah, okay, okay. Chard. Ayun po, nasabi na nila lahat. And sobrang nag-enjoy kaming lahat. Walang mga nag-ML-ML dyan. Marami ba? Simon Mon. Nasaan Simon Mon? Yung nag-ML Simon Mon. Simon Mon, correct. Nag-gaming-gaming din, di ba? Renshi. Ayun po. Sabi ko yung nag-ML. Yung pinaka-paborito po dito, yung mga kasama ko po, parang wala silang kapaguran. Na parang kahit na galing sa taping, kahit tuloy-tuloy yung trabaho, tapos mag-aaya pa rin na, uy, tara, kita tayo, food trip tayo, kain tayo, na parang, uy, di ba kayo napapagod? Parang ayun yung pinaka-paborito kong part kasi hindi nawawala yung bonding. Parang sa lahat, MJ, ganyan, even sila Piolo admitted right, na after, even the other bubbles, after work,
They right. get to bond together. Correct. Diba? Pero nag-iiba kasi yung sa Flower of Evil, parang yoga. I know. Meditation. Talino-talinuhan, di ba? Oo, parang nakakatanda. Ito, ML, correct. TikTok. Iba-iba din yung feel eh. Speaking of tanda, charing lang. Ay, grabe. Yung pinaka-senior. Hi, Kuya William. Kala mo, ha? Kala ko lusot na. The seasoned William Lorenzo, actor. Hello. Ay, masaya. Masaya sa lakin. Parang hindi ka naman masaya sa pagkakasabi mo niya. Ano? Hindi, pag walang trabaho, andun ako, nag-jogging ako sa hapon, nag-walking ako. Para pagdating sa gabi, gutom na gutom ako kasi kapitbahay ko lang si Direk Jojo. Eh, alam niya, magaling masarap magluto ng pansit. Ayun, kung ano niluluto, Direk! Naamoy ko yan kasi magkapitbahay lang kami. Ang bango-bango, pumapasok sa kwarto. Halika na, kumuha ka na. Ganun ka simple. Sakto, after jogging, kain. Oo, kasi alam ko magluluto si Direk Joy. Ayun. Ayun, kaya, thank you. Mananaba ka talaga sa, ano, sa lock-in. Thank you, Bill. Von! Dagdag ko lang mo, Sir MJ, Sir ayun. Eric, yung bonding moment namin. Mm. Kasi bawal umabsent kasi ang umabsent mabubunot. Meaning, pag-uusapan. Opo, kaya kaya sobrang intact ko talaga yung naging bonding namin sa set. And bukod doon, may mga ghost hunting din kami na nangyayari, di ba? Bataan ba to? Location niyo? May multo sa hotel. May multo sa hotel. Meron ba talaga? Tinotoo nyo na yung show? Tinotoo para ma-embody namin ghost yung hunting characters. Na. So it looks like a really fun set, no? Really fun bubble. Kaya siguro na-enjoy nyo yung 22 weeks of working in this project. Kaya isisimulan na natin yung of mga, course, yung oh, mga oh, questions. Of course, ready ng press. Oh. Let's start with this question from Chad Rosete from Manila Feed. Is Chad here? Yeah, he's beside me here. Chad, do kanina. You want me to read or you want ikaw na yung magbasa ng question? I saw Chad. Where are you? Chad, ako na lang. Okay. For Loisa and Ronnie, Loisa, you've done a lot of projects together. At Real Life Sweethearts pa kayo. Minsan ba dumating yung point na you want to explore other projects na hindi kasama ang isa't isa? Thank you for that wonderful question. Yes, at number one. Sa akin po, okay naman po sa amin ni Ronnie. Open naman po kami sa ganong pagkakataon kung mabibigyan kami ng pagkakataon. Kasi napag-usapan namin na iba din po yung iba yung katrabaho, iba yung mga kasama. Kasi doon ka din po mag-grow din talaga yes. sa experience. At doon naman po talaga kami nang galing dati. Iba naman po yung love team ko dati. Iba din yung katrabaho niya dati. So, handa naman po kami. Napag-usapan na namin na anytime na dumating yun, okay lang. Hindi ko lang ma-remember sinong love-ka-love team mo noon eh. Pero you don't have to mention na Ronnie. Yes. Ha? Si Loisa, ang tanda ko pa. Pero si Ronnie, hindi ko ma-remember na may ka-love team siya noon. Parang, what was your last movie? It's always been a solo. Vince, ano? Kat, and James. Pat and Dave, right? Okay. Ayun po yung pangalawang sequel, yes. Alright. Right. Doon magkasama na kayong dalawa doon. Yes. Eh. Yung first, so, iba. Right. And I think love teams go through that. Parang kayo muna, kayo, and then after that, you explore. Mm-hmm. Parang ganyan. Okay. Yes. For Loisa and Ronnie, if your love will last in 40 days, ano yung gusto nyong gawin na magkasama together? Mag-enjoy. Yun lang. Enjoy lang po. Totoo, kasi 40 days na lang eh. Yes. Would you get married in 40 days? Would you get married in 40 days kung 40 days na lang kayo? Ah, lalaki, syempre. Kasi di ba parang last 40 days mo na in... Sa Earth eh, di ba? Hypothetical lang to, ha? Yeah, hypothetical lang to. So, kalma lang. Oo, magpapakasal na kami. Tapos, yes. Kasi 40 days na lang, mawawala ka na. Di enjoy na natin. Lahat ng pwede namin gawin, gagawin namin. Yun. Bubuo kami ng pitong baby, lahat. Sa 40 days, mga anak natin. Nag-overshare naman ng husto, di ba? Sa kanina, ayaw sumagot. I love it. Parang make the most out of the remaining 40 days. Maraming salamat. The next question ay manggagaling kay Christine Bailon ng pep.ph. Where's Christine? Christine's right here. Here's your mic. Okay, she's set to ask her question. Nakaka-grand yung set ng ASAP, ano? Hi, Christine. Hi po. I'm Tin from pep.ph. Tin lang naman pala kung may Christine tayo. Chika, okay na yun. So, before I proceed to my question, I would like to congratulate you all for the success of Love in 40 Days. So... moving forward, my question is for Loisa and Ronnie. So, what genre yung gusto nyong i-take in your next project as a love team? And kung bibigyan kayo ng kung sino yung next pa
na artista na gusto nyong makasama sa next project nyo o sa future work nyo? Kasi MJ, Tin, sila, sa league nila, sila yung pa, still the love team to beat, ha? Yung sa kasabayan next nila, sila na lang yung, sila yung next sila gen. Sila yung pinakamalakas pa rin, eh, no? Correct. So unbeatable dun sa level ng love team nila. Hindi bata, hindi masyado matanda. Okay, go ahead, Actin. That's basic, that's yes. It? Okay. Loini. Ano kaya, no? Sige, ako po, sa dream role na, sabi nga namin po ni Loy, sa pag-usapan po namin yan na parang gumawa naman kami ng medyo kakaiba naman, parang dark, gray, ano ba? Yung mga ganun po na mga suspense, ganyan. Siguro kung mag-solo man po ako, if ever na kung ano yung magandang offer na ibigay sa akin. May lungkot, ano? Nung pinasabi niya MJ, ano? Kung magsasolo man po ako. Kung magsasolo man po ako, ibang project, ibigay po ako sa iba. Depende po sa story, kahit ano po, basta maganda po yung... Yun. Maganda yung... Kwento. Kwento, yes. So yun, ikaw. Sa akin din po, same. Same din yung gusto kong... Iba naman, kasi puro sweet, estudyante, ganyan. Gusto ko po medyo, ano naman, dark naman, mahirap yung... Specifically, ano, Lois? Addict, sure mga na ganon. Sa, nasa isip mo na yan, eh. Yung mga, ano po kasi ako dati, yung nagme-meth yung character. So, sabi ko, ang ganda ng gantong character. Yung iba naman yung point of view niya, yung pananaw niya sa life. Napaisip tuloy ako, parang gusto kay Lois, sa parang mala Natalie Portman na nag-shave ng head. Yung mga ganon, di ba? Yung mga... Lola mo, Natalie. Pero, pwede po, kung sa story naman po talaga. Why iba not? Naman po. Yeah, yun ay uso ngayon, di ba? And sa makaka-work po, lahat naman po talaga ng mga artista, sobrang nire-respeto at iniidolo ko po talaga. Kaya kahit sino po, game po ako. Alright. Okay. So, isa pang question. This November, parang mag-ano na kayo ng anniversary, mag-celebrate kayo ulit ng anniversary. Uy, alam na alam ni Tin. Anniversary, pang ilan na ng Loini? 6 na taon, ho. 6 years. Wow. Mm-hmm. So, sa 6 years na yon, meron bang times na meron kayong malalang away, and how did you handle it? Madami. Madami din po talaga. Kasi nga sabi nila, hindi naman lagi puro masaya, happy-happy lang, walang problema. Talagang isa lang po kasi yung usapan namin ni Ronnie, na pag may problema tayo, hanggat maaari pag-usapan, ayusin, para hindi na lumaki, kaya wala kayong naririnig ng mga chismis sa amin. Kasi ayaw na naming umabot sa ibang tao kung ang ending magiging okay din naman kami sa huli. At saka hindi dapat tinutulugan ang problema, di ba? Opo. Opo. Yun din. Ganyan. Yun, tama yun. Opo. May additional ka? Baka gusto mong dagdagan daw, Ronnie. Charing. Mag-overshare na naman yan. Sige, ay, go, Ronnie. Sure. Okay na ako. Yes, yun lang po. Basta pero hindi... Pero nagkakaproblema at nagkakaproblema din po. Tayo. Malala. May mga malala din po talaga. So, pinag-uusapan lang namin. And hindi namin pinapaabot nga, hindi namin pinapatagal. Hanggat maaari ayusin natin to, ayusin natin to. Ganun po. Alright. So, pwede pang last? Okay. Kay Miss Lotlot naman po. Yes po. Miss Lotlot, as veteran actress, paano yung how was it like in set? Naka-emphasis doon, ha? Nakikita ko yung shoulders ni Ate Pilar, ganyan. Gumaganon, no? Umaangat. How was it like in set po? Nakasama mo is almost mga millennial. Hindi naman ako nahirapan. actually, maswerte din ako dahil mababait yung mga kasama ko. So, and the kids that are here on stage, they're all willing to learn. They're all willing to listen. Kahit na medyo may mga moments na parang feeling nila nahihirapan sila. With, of course, the guidance of our director, Sirik Manning, Direk Jojo, and everyone on the set, we're here to support them. So, syempre kami, as a group, we want to be able to deliver a really good show, and makita naman dun sa product, eh, hindi ba? Dun sa ipinapalabas, kung gaano din pinaghirapan itong mga batang to. And dahil dun, happy ako kasi maganda yung outcome ng lahat dahil dun. So, last na po. Hi, chika. Chika. Last na, Christine, ha? Yes, last na. Yes po, yes. Yung sa press con po last time, si Paolo Avellino, sabi po niya is, still going out po sila ng daughter mo pong si Janine. So, approve po ba sa inyo si Paolo? If... Choppy po kayo. Taka saan ka na? Eh, ching! Anong, chika? Hindi, baka, you might wanna, I don't okay. know. Okay. No,
you know, my Janine is old enough to decide for herself, and I trust Janine, and whatever will make my children happy, Janine, my eldest, kung ano man ang magpapasaya sa puso niya at sa buhay niya, then I'm in full support of that. Thank you po. That's the reason siguro why Miss Lotlot is parang ang happy ng outlook sa buhay because yung kids kasi niya, kaidara ng mga co-actors niya ngayon, right? Yes. Diba? Saan ba ako pupunta? Kasi thank you, Tin. Maraming salamat. The next question is for Renchi and Aaron. Sa start ng series, medyo kontrabida kayo sa buhay ni Jane pero parang bumait na kayo sa latter part. Mas gusto niyo bang mag-portray ng roles ng kontrabida or mas naging komportable kayo sa mga villain roles? Ang ganda ng character ano nila dito, no? Ayan. Actually, MJ, mas nasanay na siguro din ako na kadalasan ang role na binibigay sa akin talaga is kontrabida. So, mahirap siya, actually. Mahirap siya kasi syempre depende din sa atake mo kung paano mo gagawin, eh. Hindi naman pwedeng naksimangot ka lang, hindi pwedeng pasigaw. Like Direct Manny and Direct Jojo, hindi pwedeng laging parang sisigaw mo. Sometimes yung boss mo, kailangan iba-ibahin mo rin. Tapos yung mata mo, yung kilay mo, wag mo masyadong igagalaw. So marami din ako natututunan talaga sa tulong ng mga directors natin, of course. And yes, sobra ko na siyang ine-embrace yung pagiging kontrabida. And gusto ko yung naging character ni Marco dito kasi, yun nga, sa first part ng series na to, ng Love in 40 Days, sobrang bad. And then, nung sa dulo, kung napanood nyo na po, sa mga nakapanood, medyo may soft heart si Marco kasi yung family niya nga is, yun nga, namatay. And of course, gagawin mo lahat para sa pamilya mo talaga. And, ayun. Chico din, di ba? You're a villain also here. Opo. Happy ka na sa kontrabida role? Actually, happy po talaga ako sa mga kontrabida roles na binibigay sa akin. Pero si Eileen po kasi is different. Okay. She comes close to my heart kasi unconditional love ang binibigay niya sa mga taong mahal niya na hindi nga niya minsan mabigay sa sarili niya. And I know meron tayong mga audience na nakaka-relate din kay Eileen na I hope na ibigay ko o na i-portray ko ng maayos yung character ni Eileen po. Na tinulungan din po ako nila Direct Jojo and Direct Manny. And lahat po ng cast, actually si Miss Mylene po, ang laki ng tulong niya din po sa akin. Happy ka sa driver's license mo. De joke. Yes. 10 years of my life. Ang ganda niya pa. 10 years of my life yun. I know, ate. Renchi, ikaw. You're a villain here. Ayun po. Sobrang challenging niya. Napakahirap po niya para sa akin. Sobrang nahirapan po ako sa totoo lang. Kaya sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga directors ko po and syempre sa mga co-actors kasi hindi po talaga nila ako pinabayaan, as in, lalo na po si Direct Manny, si Direct Jojo, hindi po talaga na tinulungan po talaga nila ako para magawa ko po ng kahit papano na maayos po yung ano, pinahirapan. Pero ayun po, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila dahil nahirapan din po ako talaga, pero tinulungan po nila ako. Before we proceed to the next question, sundutan ko lang sa ating directors. Direct Jojo, Direct Manny, how was it directing the young cast or the new cast? Yung mga first time lang sasabak sa serye? Karamihan kasi yung sa band, si Direct Manny ang nasa unit niya eh. Okay. Pero once or twice ko na experience sila. Siyempre, first time kasi medyo ano sa blocking. Okay. Yung diyan yung spot mo, please. Pero, naano naman, natutunan naman. Right. Sa pag, ano, ng taping. Parang yun yung learning experience nila, yes, under you. Kasi yes, si Direct Jojo has his style na talagang very, very patient siya sa actors niya. Talaga? Di ba dami yung direct na show na dumaan sa'yo lahat ng mga baguhan? Nasanay siguro nung mga soap like May Bukas Pa kay Santino, 100 Days to Heaven. Yung mga bata, so yung patience mo talaga eh. Natetest. Oo. Direct Manny, ikaw? Ewan ko ba, ba't sa unit ko sila napunta? Anyway, isa yun sa pinakamalaking challenge, no? Okay, Direct. But, seriously. It was a challenge kasi some of them, first time lang gumawa ng teleserye. Yung iba, the members of the band, they had to go through an audition process, which I myself chose.
So, kailangan panindigan ko ng yes. yung mga pinili ko, okay? And then, first time ko makakatrabaho yung most of them, no? Except for Ronnie and Loisa. It was a challenge kasi, syempre, iba, iba kapag teleserye, no? Then they had to carry, they have to be credible, truthful, right. at saka doon sa characters that they are portraying, at saka iba-ibang characters nila, di ba? Ako kasi, sa ang process ko pag gumagawa ako ng teleserye, nanonood ako ng ibang series. Eh. I have to update myself. I listen to music. I listen to youth-oriented shows, programs to make to be updated and to be more or less relevant, di ba? And so that I would know how to deal with these millennials. Sabi nga lang, di ba? Kailangan ko yung ma-experience yung na-experience nila so that I would know how to what inspires them, yeah, what inspires motivates them, yeah, right. how they react to certain situations, di ba? Correct. So, minsan, nauto nila akong mag-TikTok, which I haven't done in my entire life. Para lang, no, you know, to be with them during their breaks and observe them and watch them to see their how in kanilang dynamics, di ba? Right. And that would help me also in how to relate with them. And for a director, my work becomes easier if I'm able to relate with them on a personal basis. Right. And then elevate it to a professional level so that they would be able to deliver. Para din they would realize na pwede pala namin lapitan si Direk to consult or to ask for this and that. Yeah, syempre, minsan, sa akin, na-intimidate sila, di ba? So, to break some walls, para ma-break yung walls na ano. And I'm so happy, no? I'm so happy. It was a process for me and as well as for them. Pero at the end of the day, pag nakakanigo sa management that they were able to deliver credible performances, that gives me the utmost fulfillment as a director. Right, right. That's an achievement already. Kaya it makes a lot of sense pala. Yung sinabi ni Chi kanina, na nag-workshop kayo in the bubble to help then the new ones. Yes, I would like to thank Leon Martinez, no, and Mylene. Wow. Kasi one whole day instead of having a break, dapat pahinga nila ni Lamar. Nag-usap-usap kami kung paano sila matulungan and they really did a workshop. Talagang wow. It's a serious workshop with a syllabus, no? Wow. And the whole magmula umaga hanggang gabi nang ginawa nila and they really took it seriously. In fact, sayang hindi na usapan pa nga nun, magkakaroon pa siya ng follow-up. But after the bubble, ng kanya-kanyang schedule na, so hindi na follow-up. Pero that day, napag-usapan namin ng mga seniors. Pag nag-usap-usap kami, di ba? O seniors, ito na lang. Na kung gaano sila kaseryoso to learn. No? Alimbawa, special mention si Kobe. No? Si Kobe doesn't even speak Tagalog. Okay. Hirap talaga siya. Hirap na rip din ako sa kanya noona. Pero as days go by, nakikita mo yung progress. Nakikita mo how nagiging relaxed siya sa set. Nakikita mo yung effort to learn and, you know, yung to study the character. Yun ang nakakaano ng, ano, di ba? Na nakakapagbigay talaga ng fulfillment as a creator. Pero nice. Si Kobe ngayon, ang galing-galing ng Tagalog niya. Kobe, paandaran mo nga kami sige ng kasama mo dyan, Kobe. Sige na. Pakinabang. Pakita mong mo galing ng Tagalog mo. Ang guwapo mo po. Huwag ako, no? Dali naman nun eh. Sabi ko lang, wag ibigay ang mic kay Kobe eh. Next question, please, chika. All right. Proud ako sa kanya. Our next question will come from Alfred Malit of Wasop.ph. Okay. Alfred, you have the mic na? Where's... Ayan, Alfred, Tita Julie, thank you. You're the best. Ayan. Please hello stand up. Ayan, sige. Para makita ko. Okay, first of all po, tulad nga po ng sabi nila na gusto ko rin po kayo i-congratulate sa gantong project. So, napapanood ko rin talaga ito. Inaabangan ko rin talaga. Oh, thank you. Yeah. So, for my first question po is for Loisa po. My question is, for the last 40 days of the taping, ano yung pinaka-narealize mo na sa tingin mo na isa sa turning point mo ng pagiging artista? Ipasok lang talaga yung 40 days, ano? Oo, chika. At least nasa title ko, no? Yung, naka 40th day na tayo. Na-measure niyo ba? Hindi naman po. Pero more or less, alam niyo naman direct kung ilan na yung ikapang ilan taping niyo na, di ba? Kasi kung... Oh, so 39 na to. realization, nakakamiss. Kasi after pandemic, ang tagal ulit namin ni Ronnie nag-taping po. Kaya kung tutusin, sobrang nanibago din po kahit parang bang nangalawang. Yung ganun yung term. Pero dahil sa help nga po nila Direk Manny, nila Direk Jojo, at ng buong cast po,
narealize ko na ang sarap magtrabaho. Ang sarap magtrabaho ng ganito, gusto mo yung ginagawa mo. Ayun po na, sabi ko, more pa. More work. More work. Ayun lang naman po ang realization. Wow. Thank you, Loisa. So, ayun nga, para din nasabi din po na pag gusto mo rin talaga yung ginagawa mo, magagawa mo talaga siya with excellence. So, for my second question is, of course, for Ronnie po. Knowing na real real-life lover kayo ni Loisa, pag may kilig na eksena, may times pa ba na nahirapan kayo gawin yung eksena? Opo. Di ba, Direk Manny, ang hirap. May mga ganun po kasi sobrang komportable namin sa isa't isa. Isa yun sa mga nagpapahirap din eh. Kung paano ba yung magiging mata ko sa kanya kapag ka ganito. Lalo na binabalikan ko yung kung paano kami nagkakilala dati. So, minsan ang hirap. Sa madaling salita, ang hirap po talaga. Nahirapan ako. So, yun. Ilang beses na akong inano ni Direk Manny dyan sa eksena na yan, sa mga kiligsi namin. Yun po. Bakit kaya, no? Nahirapan ka magpakilig? Nahirapan akong... Hindi ko po kasi alam kung i-acting ko siya or ibabato ko siya ng normal, natural. Okay. So, hindi ko po alam kung paano magiging natural. So, dun po ako nahirapan talaga. Eh, tinulungan naman po ako ni Direk Manny and ni Direk Jojo. So, magaling si Direk Jojo dun eh. Sa acting ang heavy, si Direk Manny. Si Direk Jojo sa pampakilig, per expert yan. Ayun po, kaya... Siguro ang sinasabi ni Ronnie yung simula ng kwento. Kasi simula ng kwento, hindi sila magkakilala. Yes. At saka medyo antagonistic relationship nila. So, ang challenge sa kanila nun, paano maging fresh, di ba? Na, uy, first time mo siya makikita, at ma-attract ka sa kanya. Kasi meron na silang level of comfortability at saka, di ba, dahil six years na nga sila. Yes. Dapat yun ang makita eh, yung ganung klaseng dynamics na first time yung makikita, paano yung, how will you connect with each other. Makes sense, MG, na nahihirapan sila pala. Pero nung naging sila na, napakadali na. Meron nga silang kissing scene, nag-cut na ako, di pa sa nagka-cut ka. Oh! No way. Ayun po. So, karugtong din sa ano po ni Ronnie, follow-up question lang din kay Loisa. Loisa, paano niyo po ina-assess yung mga times na nahihirapan si Ronnie i-deliver yung mga kilig scene? Nahihirapan din ako pag ganun. Kasi, parang awkward. Parang may ganun. Pag alam mo parang na-awkward siya, ang ending, ikaw din, ma-awkward. So, kailangan tulungan din po talaga. Igayan. Parang, abe, dapat pala ganito. Dapat pala ganito. Pero ayoko naman mag-coach sa kanya kasi hindi naman po ako acting coach. Mamaya sabihin, runung-runungan ako. Pero parang, kung ano lang yung kaya kong ma-share, ganun lang po. Mm-hmm. Thank you. Thank you po. Thank you, Alfred. Maraming salamat. We proceed now to Mecca Alesna of Kapamilya Universe. Ayan, si Mecca, one of the early birds natin. Hi, Mecca. Hello po. So, ayun, kagaya po nila, gusto ko lang din po ulit kayo i-congratulate for a successful project. So, ang question ko po is for Miss Loisa and Sir Ronnie. So, given the fact po na, ayun nga po na, marami na po kayong projects na ginawa together. This time po, ano po yung natutunan nyo sa isa't isa? Hindi lang po sa pagiging real-life couple, kundi din po sa pagiging artist. Ang dami ako... Doon sa bago mag-start, natutunan ko kay Lois na natulungan niya ako doon sa pagiging focus doon sa script na kailangan mong basahin to lahat. Kailangan alam mo yung story, kailangan... So yun yung tinulong niya sa akin na naging madali sa akin. Hindi naman naging madali, na nakatulong sa akin doon sa mismong show, sa buong show, na binasa ko talaga yung script 3 beses, buo. So yun. Ikaw. Kay Ronnie, natutunan ko sa kanya na pwede mo naman ibigay yung best mo talaga na yung hindi ka kakabahan, na hindi ka nanginginig. Kasi may time na parang ang light lang naman ng mga eksena pero parang hihimatay na ako sa kaba. Yung parang ganun. May mga ganung part po. Sa kinakareer ng todo ni Ronnie, tapos kala ayaw niya ma-disappoint, tapos yung pala, he's giving his best. Oo, sabi ko, kanina parang nagkakatawa-tawa lang kami, pero ang galing niya dito sa eksenang to. Sabi ko, pwede pala yun. Pwede pala yun. Kasi sobrang kinakabahan siya lagi before mag-eksena. O bago pa lang kami pumunta sa set, sobra na siyang pinapawisan sa kamay. Sabi ko, relax ka lang. Oh, so, tulungan din po talaga ng, kahit hindi lang sa trabaho, kundi yung emotion din. Tulungan din po.
So, ayan. So, for my next question po sa mga directors po natin. Ano po kaya yung pinaka naging main inspiration nyo na gumawa po ng ganitong klaseng teleserye since medyo unique po yung story plot niya? Unlike sa iba na lagi pong may magkariba, lagi pong may pamilya na may kabit, ganto-ganyan. Ay, may problema ba tayo sa ganong plot, ha? Chika. Hindi naman po. Eh, nag-direct din sila dati ng mga ganon, chika. Kasi nakasanayan eh. Direct, may problema, chika. Direct, Jojo, you've done... Actually, napaka-distinct talaga ng script talaga ng Love in 40 Days. Pero to answer the question of Mecca, direct muna, a Jojo. Inspiration. Hindi lang naman kaming the whole team. We brainstorm the story. So, nanganak yung idea hanggang sa nagawa itong storya na to. So, buong ano siya eh, isa siyang may creatives, may writers, si Sir Dale, yung boss namin, si Rondel. So, buo siya yung... Hindi lang kami ni Direk Manny ang nag-ano nito. Okay po. So, Direk Manny? I think so Dreamscape naman tsaka sa EBS. So, the challenge is always to present with shows, with programs that are not only unique but interesting and unique and ano, di ba, magkakaiba. So kapag nagbe-brainstorm naman kami, we go to a pitching process, no, where we pitch storylines kina Sir Deo, kina Rondel, no, at doon nila sinasala, pinipili ko ano yung mga kwentong gagawin. Pero sabi nga ni Direk Jojo, hindi lang naman kami nagde-decision yan eh, the whole creative team ng Dreamscape at na pinapa-produce sa management sa ABS. Tapos fortunately for us ni Direk Jojo, sa amin na assign tong project na to. Sabi mo nga, no, hindi siya the usual teleserye na papanood natin na mga tungkol sa mga kabitan at saka ano, no. Medyo light, medyo inspirational, naging decision ng management to come up with the story kasi alam naman natin pinagdadaanan natin, no, sa people, di ba? Dahil sa pandemic, at sa iba pa pang pinagdadaanan ng problema ng bansa natin. So, they decided to come up with the story na medyo makaka-uplift ng spirits natin at makaka-inspire at magbibigay ng, like all ABS-CBN shows, no, a lesson to our viewers. Okay po. Thank you so much po. Alright. Thank you, Mecca. Thank you, Mecca. Si Alex Brosas gusto rin magtanong na. Oh, the killer question na ba to? Pamatay ending. Pamatay. Ending before, MJ, pwede bang total na kay Direk Manny na lang? Gusto ko nang tanongin. Direk, ikaw yung, I have to say this, talagang ang galaki ng ginaling, in-improve ng Bongga ng Loini when you na-handle mo sila sa The General's Daughter. Tapos sa'yo ulit nabigay. Tapos talagang dito nagsimula na yung tumodo ng paganda, pahusay sila ng pahusay. Are you happy na yung ikaw pa rin ang parang nagme-mentor sa kanila as far as acting is concerned? Well, yes, definitely, no. Yeah, nakatrabaho sila sa General's Daughter pero hindi masyadong malaki ang role nila noon, di ba? Yes. Light, very 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 light lang. Tapos when we started discussing the project, when sinabi ng management that the next project that I'll be doing would star Ronnie and Loisa, nag-usap-usap na kami niyan, no. I have to share this, no. Hindi nagsimula yung possession namin sa first day of shooting. Nagsimula siya months in advance, and I have to give credit to them, diba? Kay Ronnie at saka Loisa. Kasi they nagkaroon sila ng workshop. They've undergone a one-on-one workshop. Nag-face-to-face kami, diba? Via Zoom, tapos face-to-face dito sa ABS. Tapos, constant communication on how to do the character. And also during shooting, no? Madalas kaming magtuos dito si Ronnie, halo. Yes. Sa mga mabigat niya mga eksena. No? Pero ang maganda lang sa kanya, hindi siya napipikon, he didn't take it personally, no? And he really listened. Si Loisa, nakailang project na tayo, pero tatlo na. Can we mention yung isa pa? The Good Son. The Good Son. Which is one of my favorite series, no? Yun, may malaking role niya doon, no? Tapos, you know, Slotted, tsaka to. So, mas in terms of level of comfortability, mas comfortable na sa akin si Loisa kaysa kay Ronnie. At nakita ko din yung
yung sinishare nila kanina, in the way they help each other, which is very commendable. Kaya siguro they were able to deliver. At isa sa mga nagpapatgaya, sabi ko kanina, isa sa nagpapasaya sa amin as directors kapag we are being congratulated that our actors were able to deliver. Like isang a week ago, nakatanggap ako ng text from management na kung ang husay daw ni Ronnie Alonte doon sa eksena niya. So, nung nalaman niya yung kay si Janice, di ba? Yung eksena niya noon with Janice. Nung nalaman niya siyang nanay, tunay na nanay, ganyan-ganyan. Siyempre, nakakaano yun na somehow the actor that I've worked with was able to deliver. And so sana in their next project, they won't be able to forget the lessons they've learned in this project. Thank you, Derek. Response. Thank you po, Derek. Chika, response. Ang ating tugon. Ronnie, yes. I'm sure happy ka na si Direk Manny yung nag-direct nitong... Yes, opo. Talagang sobrang laking pasasalamat ko po talaga kay Direk Manny. Siyempre kay Direk Jojo na din. Na laking chinaga nila ako na talagang pag hanggat hindi ko nakukuha, hindi ko naayos. Cut. Lalo si Direk Manny kapag may mali kang emosyon at mali kang nabanggit na linya, talagang kinakat niya. So, laking pasasalamat ko na ganun yung mga feedback sa akin ng mga management dahil po yun sa kanila, sa tulong nila. So, yun po. Maraming laking pasasalamat. Nakita rin talaga ng viewers, Ronnie, yung kung gaano mo kagaling na binigay dito sa teleserye yung best po. Mo. Salamat. Oh, saka, and it's okay. Salamat. It's kasi learning process naman lahat eh. True. Yes, oh, yes. Hindi naman yung parang off the bat, alam mo nang ganun mo lang. Yes, diba? Yes. Parang Loisa, parang veterana na sa husay. Ah, talaga ba? Papagalitan din po ako. Alright, Alex. Ayan na. Shoot your Lex. Question. Okay lang. To Aaron, to Chi, to Loini, to William, to Lotlot, and to the two directors. Okay. Pwede bang lahat na kasi ano, total chikas. Hindi kasi pang matanda yung tanong. Pang matanda yung tanong. Oh sorry, God, ah, sorry. What are you afraid about death? Not knowing when you will die, not knowing how you will die, or not knowing where will you go, in heaven or in hell? Love it. So tatlo yun. How will you die, when will you die, or where will you go, heaven or hell? Chik. Ako, wala sa questions na yun kasi ako, like, about sa death, ang outlook ko talaga is, ano yung impact na nabigay ko sa tao or sa sarili ko or nagawa ko ba yung gusto kong magawa bago ako makuha. yun. And I hope kung saan man ako mapunta after everything na nangyari is worth it pa rin yun. Aaron. Ako, this past few days kasi parang yung mga kaibigan ko parang nagbibiroan kami about death. Actually. Kaya nagulat ako sa question na pag namatay ka, ano bang gusto mo? Sa coffin ka ba? Cremated ka ba? Or what? Ako kasi sabi ko nga, mas gusto ko sana yung cremated. Okay. So, but, you know, sabi ko nga, I think naman, marami din naman akong, as long as alam ko na, nagawa ko na yung role ko sa mundo. And kasi sometimes hindi mo kasi masasabi talaga yung buhay. And siguro pag namatay ako, mas gusto ko yung, ano, mas tragic. Ganon. Oh, really? Parang mas gusto ko yun. Ayaw ko. Mas dramatic? Ayaw, parang, huwag naman. Yung kunyari, accident, or nabaril ka, or what. Ganon lang. I don't know why, but wag naman. Pero yun lang. And ayun nga, siguro pag dumating na yung time na yun, ang wish ko lang is yung mom ko umuwi dito from Japan. Yun. Kasi hindi kami nagkita talaga for so long. Okay. And ayun. And siguro as long as, sabi ko, nagawa ko na yung role ko as a son sa mga magulang ko, and nakagawa din naman ako ng tama, nakatulong ako sa kanila, and siguro, ganun. Hindi ko din alam kung saan ako mapupunta, to be honest. Pero kung saan yung plano ni God, so tatanggapin mo lang yan. All right. Okay. William? Bigat naman ang tanong. Actually, ano nga ang cute nga ng question eh. Actually. Ang hirap sagutin. You're on, Will. Oh, Will. Hello? Yeah. Hi. Mahirap sa sagutin, pero sa totoo lang, I'm not afraid to die. Anytime.
Kasi madalas may constant communication ako with God. Alam ko hindi naman siya sumasagot, pero naririnig niya ako. I'm very religious. Ganito lang ako, mukhang gago lang ako, palatawa, ganyan. Pero lagi ko kinakausap si God. Every time, pagkagising ko, sabi ko, God, I'm so thankful na umabot ako sa ganitong edad. Wala na akong masasabi kasi iba hindi umabot sa ganitong edad sa inabot ko. Iba, 20s pa lang, early 20s, kinukuha nyo na. Pero ako pinaabot nyo sa ganito. Binigyan nyo ako tatlong anak, pinatapos nyo yung dalawang anak ko, may mga apo na ako sa kanila, at meron pa ako isang graduating ngayon na anak ko at magka-college pa. Ang inihiling ko lang, patapusin nyo yung bunso ko na mag-college siya, makatapos may pamilya. Anytime, Lord, kunin nyo ako. I'm not afraid to die. Kasi I've been through ups and downs in my life. Andyan na yung masaya ako, nagkaroon ako anxiety, nalungkot ako. So lahat, kumpleto yung rekado ko eh. Kumpleto yung rekado ko na binigay ni Lord mga challenges na lahat na kailangan harapin ko. Kung ano yung binigay niya sa akin, ibig sabihin, binigay niya sa akin kasi kaya ko. Pag hindi ko kaya, hindi niya bibigay sa akin kasi mahal niya ako. Ganun ako ka-religious. Ang isang kahilingan ko lang sa kanya, Lord, kung kukunin niyo na ako, please, don't prolong my agony. Yun lang. Kung kukunin niyo ako, madaling kunin. Huwag niyo akong pahirapan. Yun lang po. That's a nice prayer. I love my Lord. I love my Lord. Our Lord. It's like he's praying. Ang ganda, ganda. Yun. What about you, Lot? You're so happy. Napakasaya mo ngayon, Lot. No? Damang-dama namin na masaya ka sa buhay. Ganun ba? Thank you. Pwede mong i-deny kung ayaw mo, chika. Siguro when it comes to death, binibigay ko na yun sa Panginoon kung paano. Kasi sabi nga, di ba, hindi pa tayo pinapanganak. Alam na rin ng Panginoon kung saan papunta ang buhay natin. More for my family, more for my children, more for the people who love me that I will leave. Mas sa kanila siguro yung dasal ko na maging okay sila, maging masaya ang buhay nila at matanggap nila kung anuman yung nangyari or kung paano din ako mawala. So, pero lahat yun ipinapasa Diyos ko na kasi siya naman na mas nakakaalam ko ano yung mas makakabuti para sa ating lahat din. Pag-parent talaga, no? Yung prayer mo for your family, for the kids. For my children. Unconditional. To the two directors, the same question. Direct Jojo? Ako rin, parang hindi ako natatakot sa death as long as naging mabuting tao ako at nakatulong sa iba. Hindi mo ko-questionin ng Diyos kung saan ka pupunta. Yun Direct na. Money. Nice. Direct money. Halos pala kami ng sagot ni Jojo. No? Ako, it doesn't matter when or how or where I will die as long as sana I was able to live a life that na naging mabuti akong tao, nakatulong din ako sa iba, so that when I face my Creator, sabihin niya na, yun, you did good, so you deserve a place in heaven, and yun ang mas importante sa akin. Amen, amen to that. Ronnie and Loisa. Ako po, hindi rin po ako takot mamatay kasi nagdrama. Umiyak okay, pa. Kasi dumaan na rin ako sa point na parang gusto ko na din. Yung may ganun, oh. Parang... So... Pero ang sinasabi ko, nang na-realize ko na yun, dumating ako sa point na parang hindi ko na kaya. Siguro parang okay lang na wala na lang ako kasi ang hirap, ganyan. Pero nung na-realize ko na baka tinatapik lang din ako ni Lord, baka nawawala ka na sa landas mo. And doon ako nabuhaya na hindi pa pala ako dapat manghihina dahil sa ibang tao. Dahil kung meron akong kasalanan or may nagawa akong mali, kundi sa sarili ko yun, hindi dapat sa ibang tao. So nung after na na-realize ko na, Lord, sorry, mali pala yung nasa isip ko dati. Yung mga nangyari pala sa akin, tama si Tita Lot na alam na ni Lord yan bago mo pa mangyari. And
ang importante is saan ka ba pupuntang way. And yun, naniniwala din po ako na malaking malaking kasalanan or maliit sa mata ng Diyos, iisa lang yan. Once na tinanggap mo si Lord sa life mo, sa buhay mo, sigurado sa heaven ka mapupunta. Ayun lang po. And naniniwala ako na lahat naman tayo eh, kung choice natin mapunta sa heaven, hindi naman madamot si Lord, ibibigay niya sa atin po yun. Amen. Ang ganda ng ganda Lord. Ang ganda. Ngayon, naiiyak din ako kung paano ko susundan yan. Hindi ako po, hindi ako takot. Hindi po ako, simple lang po, hindi po ako takot mamatay. Handa po ako kung kailan man yan dumating. Kasi dun po yung isa sa rason yun, kung isa sa rason yun na, kasi ako po, masaya po ako eh. Kasi tanggap ko po na anytime, pwede akong pag nawala ako, alam ko sa langit ako pupunta. Oh. So, one more question, isa na lang. Okay. Ang bigat-bigat naman ang mga questions ni Alex. Chika, go ahead, Mare. To any who can answer this, when is dying beautiful? Where is? When is dying beautiful? When siguro is dying the other members of the cast may answer para naman huhihinga muna yung mga veteran na sumagot. Let's start with the young ones. Kung meron gustong malinaw sa'yo, Kobe. Yeah, I'm thinking. You're still thinking. Andy, are you ready to answer? When is dying beautiful? For me po, dying is beautiful when you know to yourself na na-achieve mo na yung lahat ng gusto mong ma-achieve, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Okay, just Vaughn, sorry. Dying is beautiful when you die to yourself so that others may live. Sacrifice. Sino yung next beside I like that. Benedict. Makata talaga. Grabe Benedict, yun, ikaw. Yeah. Dying is beautiful po kapag parang nakapag-iwan ka ng, parang ganun din, parang inspiration and impact sa maraming tao. Parang before ka mamatay, at least yung kumbaga natulungan mo, yung mga na-inspire mo, yung, mga, yung legacy mo, ibig ko sabihin, legacy. Yung ano mo, yung kumbaga, yung fruit of life mo, ma-share mo rin sa ibang tao. That's when dying is beautiful. You've lived a purposeful life. Kobe, you have an answer now? Justin, here? Oh. Justin? Kasi yeah. Okay na answer. Si Kobe, Kobe. For oh, Kobe, me, you ready? I could say the same thing po. I think dying is beautiful when, oh, you know, you've achieved everything that you've wanted to. When you've lived your life to the fullest. I think. Opo. Okay. All right. Other side, Renshi. Sa tingin ko po, dying is beautiful kapag namatay ka habang ginagawa mo yung bagay na gusto mo. Like, namatay ka parang habang masaya ka. Kasi kapag masaya ka, mahal mo yung ginagawa mo. So tingin ko doon magandang mamatay. Kasi bago ka mamatay, at least masaya ka. Di ba? Tama naman. Kaysa naman sa mamatay ka, naghihirap na ako. Wag na. Doon na lang sa masaya ka. Your heart is happy and full. Chardy, ikaw. Hello. Yeah, we can hear you. I think dying is beautiful pag na-fulfill mo na lahat ng gusto mo sa buhay. Pag naranasan mo na lahat, nag-enjoy ka na, at talong-lalo na pagbigyan mo na ng magandang buhay ang buong pamilya mo. Ayan, okay na ako, ready na ako. Pwede na. Justin? Very very simple sa lahat ng cast members eh. Kasi for me, dying is beautiful kapag nakatulong na po ako sa nanay ko. Kasi grabe po yung sakripisyo ng nanay ko sa buong pamilya po namin. Na talagang ano, grabe yung effort po ni mama. At sobrang thankful po ako kay mama na you were raised by a single parent, hindi Justin? Po. Hindi naman. Opo. Just the mom. Kasama ka rin po naman si Papa. Pero yung sacrifice po na ginawa ni Mama, sobrang iba po talaga na grabe po. Nangangalakal po kasi ako dati pang computer shop lang. So ganun po yung buhay namin dati. Kaya sobrang thankful ko po kay Mama na Wow. Nangat niyo po yung pamilya. Sana dito nang tayo ng media ko. Ang ganda ng ilaw dito sa studio. Diba? Pinapanood ko rin yung screen. Diba? Ang ganda ng sobrang coverage. Thank you for all your answers. We now proceed to Jeffrey Garcia. Jeffrey of Jeff Olivar TV. Ayun, magandang araw sa lahat ng press people. Jeffrey, tanggalin natin yung mask para kasi naka-live streaming tayo para makita ka ng fans mo. Wow. Hindi kakanta pala ako ngayon dito. Why not? Sige. Bago ang lahat, ayun, magandang araw sa inyo, press people, Sir MJ. And to the cast ng Love in 40 Days,
una sa lahat, congratulations for giving us a wonderful series. Salamat po. Ayun. Since yun ang unang teleserye ng Loini, which is one of my favorite love teams ngayon. Thank you. Salamat po. Hello, Toysa and Ronnie. Para sa inyo itong dalawang questions ko, ito, marami din ako nakakatanggap nito last year kasi prior to this project, may mga rumors na magta-transfer kayo ng networks. Kung totoo man ito, how did you handle that? And ano, what makes you decide to stay here in ABS? Siguro talagang chismis lang po kasi nakagawa na po kami ng Love in 40 Days and tapos na yung taping. Marami, hindi naman po kasi kami naninibago sa mga issue, ganyan. Talagang nakikita naman po nila na nandito kami, nagstay kami, and tingin ko yun po yung sagot din. Tsaka grabe yung nagagawa ng social media. Kung ano yung ipakita nila, pinaniniwalaan ng tao. So, basta kami, tahimik lang kami sa ganyan, hindi kami nagsasalita. Ang importante, nandito kami, patapos na yung Love in 40 Days. Kung hindi dahil sa ABS, wala kami ngayon dito. So, yan. At saka, alam mo ba, napakahirap kumuha ng, yung makakuha ka ng slot sa primetime block ng ABS-CBN Entertainment, magkaroon ka ng solo show, that's enough reason para, di ba? Yes. Sobrang, napakalaking bagay nun para sa'yo as sa mga artista natin. Yes. Yes, yun po. And then, yan, simple na lang itong, ano, next question ko for both Loini. Paano napagtibay ng project na ito, yung Love in 40 Days, yung relationship ninyo? Lalo ba naging stronger kayo? Mas strong naman po kami. Yes. Well, strong naman kami. Tsaka sa work kasi dumadating yung time na hindi talaga kami nagpapansinan ito. Yung feeling ko parang, ala, parang hindi niya na ako pinapansin. Baka ito pa yung dahilan ng ikaiwalay namin. Mga ganyan. Kasi para kaming hindi kami doon sa set, sa hotel, pag nagkikita kami. Kasi minsan kami. Unit 1 po ako, tapos siya unit 2. Yes. Kikita lang kami pag pack-up na. Tapos po. Pagka rest day namin, meron ako sariling grupo ko. Meron din siya sariling grupo niya sa mga girls. So, ayun po. Parang feeling ko yun yung isa sa mga nagpa-comfortable sa akin na okay kami nito. Kaya kami ganito. Kasi alam namin sa isa't isa na, hindi naman porkit mag-jowa kayo, lagi kayo magkasama, hindi na kayo nakikisama sa iba. Diba? So, yun. Naging kumpiyansa ako na anytime pwede akong... Yung tiwala. Yes. Yung tiwala din po. Ayan. So, that's it. Maraming salamat. Thank and you. Hoping for more, lalo sa inyo, Loisa and Ron. Salamat po. Salamat din po. Thank you, Jeff. We're down to our last four questions. Last four pa? Akala yes. Ko, ano yung last four? Charot. Ikaw, gusto mo ito na lang? Oh, na lang. Dalawang oras at kalahati na tayo dito. Kaya, sige, last two questions. So, ito na. Yung baka naman natanong na dyan, you have the list, di ba? I know. Ito, kay Alan Sancon. Alan, dito si here, Alan. Alan. And si Alan, magtanong siya for our cast. Where are you, Alan? Akala ko, ikaw na rin si Jeff kanina. Magkamukha kayo, chika. Chika lang. Oh, sorry. Hello. Star Photog, ayan. Before my question, I would like to congratulate all of you for job well done dito sa Love in 40 Days. Thank you, Alan. Especially kay Loini, no? Parang pinatunayan nyo talaga dito sa series na pwede na kayo magbida. Kasi you've done a great job. Yung question ko to both of you, sabi nga pinag-uusapan kanina, isa kayo sa pinakamatagal na love team na nagtagal talaga at ngayon may project pa kayo, di ba? Ano lang yung secrets nyo? Being together for a long time. Actually, bakit, totoo yan. I've been meaning to. Parang sila na yung second sa Katniel na nagtagal ng love team. Sobra. Eh, diba? Kasi may totoo staying ba? Power ng Loini. Ano kayang, meron ba kayong deliberately na sekreto o formula to keep the fire burning at saka to be on your, in league of your own? Ako, sa akin po, simple lang po, siguro respeto sa isa't isa. Kasi nire-respeto ko siya, nire-respeto niya ako. So, bigayan po kami. Hindi po kami yung tinatawag na, oh, baka ina-under ka neto, ina-under ka yan. Wala po sa amin ganun. Ayan. At saka yung may takot ako sa kanya, siya din may, yung ganun ba? Kumbaga parang ayaw nyo nang ikakasama ng loob ng isa o ikakasama ng loob ko. Hanggat maaari, kasi
ang dami na po namin pinagdaanan eh, para pag-awayan pa namin yung mga maliliit na bagay. At saka alam po namin na mayroon pang dadating na pagsubok, problema na mas malaki pa dun sa mga pinagdaanan namin. Pinag-uusapan namin na sinasabi ko kay Lois, handa naman ako dun. Handa naman ako sa problema na yun kung ano man. Basta andito ako lagi para sa kanya. Alan? Naku, may sundot ako doon, no? Sayang. Oh, sige, sige sundotin. Naniniwala ba kayo sa 7-year itch? Oh my God, next year. Ako hindi ako naniniwala. 7 years? Hindi. Ako hindi. Next year malalaman natin. Update po namin kayo kung anong ano status. So pero, naniniwala. Ang ganda ng tanong actually ni MJ, do you believe in the 7-year itch? Opo, naniniwala din. Ako hindi. Kasi may mga iba din talaga na pag 7 years nila, ganon. Ako hindi. May bug siya. Opo, pero yun nga po yung sinasabi namin na baka ito yung challenge natin. Na right. Napaduyan ng upuan si Ronnie. Oh. Eh. Kaya, Alan. Yung last question ko kasi sabi nga, matagal na hindi kayo gumawa ng teleserye together, eh, di ba? Nung ginawa nyo to, for sure may mga discoveries pa kayo sa isa't isa. Ano yung mga na-discover nyo pa that you want to share to your fans dito sa project nyo na to, being together? Na-discover ko kay Lois, parang pagkatrabaho, bilis niyang mairita. Siguro kasi... Impatient? Oo, parang ang bilis niya may... Totoo ko nga yan, no, patience. Hindi, alam ko. Pero siyempre, minsan kasi mahilig ako pagka-off-cam. O kunwari, nagbabasa pa lang ng script or pa on the set pa lang, kinakausap ko siya, ganyan. So parang bilis niya mayirita, kaunting tanong ko lang, ba't anong ginakagalit nito sa akin? So parang ganon, siguro focus nga sa work din. And hindi, nadala ko si Jane kasi nadala niya si Jane eh, masungit nung unay. Pag-uwi nga ho namin, pagkatapos ng first cycle namin, sinasabi niya, ako na si Loisa. So, tagal mo naging Jane ah, munti ka na to ah. Munti ka na yun eh. Hindi, joke lang po. Joke lang. Ano yung deliberate mong ginagawa, Loy? Hindi po. Talagang nadadala. Hindi ko po alam. Ayun po yung laking tulong sa lock-in, sa totoo lang po. Kasi andun ka eh. Andun ka. Hindi ka umuwi ng Tuesday or Thursday. Oo. Yun po, dire-diretso kasi. Kaya yung character mo talaga, maano mo po. Natakot talaga. Din pala yung lock-in na may dala mo yung... Baka hindi ka bumitaw later. Uy, may mga ganun, ha? Nahihirapan mag-let. Totoo. Paano sila Coco ng 7 years? Ang probinsyano. Totoo. Go ahead. Share. Ayun, di ba? Ay, si Aaron, nagulat ako. May hawak na baril. Tinutukan niya ako. Sabi ko, uy, Aaron, ako to. No way. De, joke lang. Intense yan. Nasa likod mo. Ay, Ronnie, careful sa chair. Baka okay lang po. Loisa, you wanna add? Yan lang naman po, discovery kay Ronnie. Masipag naman po talaga siya. Yung nakita ko sa kanya, na kaya naman talaga niya. Siguro talagang konting push talaga din. At saka magtiwala ka din sa kanya. Kasi pag nakikita, pag pinaparamdam sa kanya na nabababa siya or parang walang tiwala, nakikita ko na parang mas nawawalan siya ng kumpiyansa sa sarili niya. And yun yung nakita ko kay Ronnie kung paano din po siya nag-grow as an actor dito po sa Love in 40 Days. MJ, parang proud na proud talaga si Loisa. Parang siya ngayon cheerleader ni Ronnie. Magma-manager na po ako ni Ronnie. By RB. By RB. Joke lang, RB. Joke lang po. Pero are you proud of Ronnie? Sobra po. Sobrang galing ni Ronnie dito sa Love in 40. Abangan nila. Kahit ako, nag-e-excite na kami. Tumatayo yung balahibo ko sa ganito habang nag-e-excite na kami. Feeling ko, nanonood ako sa kanila. Yung ganung maganda po talaga. At sa tulong po ng director po namin. Alright. Lan. Alan. Thank you. Congratulations. Sana malagpasan niyo yung 7 years. Update yes. Po namin kayo. Siguro celebrate namin next year. Pang 8 years na. Lalakdaw na namin yung 7. So, thank you, Loini. Congratulations. Salamat. Okay, last question will come from Christian Jade Rebaño and What's Up PH. Christian? Si Cedric ba hindi magtatanong ng news? I don't know. Cedric, you wanna ask? Okay ka na? Oh, sige, we'll give the microphone to Oh, hello po. Congratulations po sa inyo lahat. Parang magkakamukha si Alan, si Jeff, saka si Christian. I know, Christian, they're all the cutest. Oo, go. So, kay Mrs. Lotlot, what first inspired you in this work? Ano po yung nararamdaman nyo na ito patapos na yung project na ito? Yun po. Nakakatuwa.
nakakatuwa na we were able to deliver a really good show. And this is because of everyone's hard work. Lahat kami talagang nagtrabaho ng mabuti at nagtulungan para hindi namin pahirapan yung mga director namin, sila Direk, Direk Manny and Direk Jojo. And we're also very grateful to Dreamscape, to ABS-CBN for giving us, syempre, this kind of show na isha-share din sa lahat. Yung ganitong klaseng konsepto ng show. Sundot lang ako. Oh, go ahead. Sundot lang ako. Naging close ka sa dalawa? Oo, sa kanila. Sa lahat ng mga bata. Anong, nabigyan mo ba ng love advice itong dalawang ito? Ay, marami akong binigay na advice dyan. Ano ba? Marami. Kasi, basta sinasabi ko lang sa kanila lahat, mahalin niyo yung trabaho niyo. Okay. Kasi, maraming gusto mag-artista. Maraming gusto magbigyan ng ganitong klaseng pagkakataon. So, sila na nabigyan na ng ganitong pagkakataon, kailangan i-treasure nila, mahalin nila, at ipakita nila that they're worth it. Hindi ba? At saka, lahat ng ipinapayo sa kanila, ng mga direktor, ng mga veterans, yung mga nakatanda sa set, is para sa ikabubuti lang din nilang dalawa. Tapos, pangalawa, ang sabi ko sa kanila, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo kasi hindi laging may trabaho. So, kung ano man yung kinikita nila ngayon, itabi nila, magnegosyo sila para din yon sa kinabukasan nila. Mukha namang ano no, nasa tamang track si yung dalawa kasi parang may bahay na si Loisa tapos Ronnie is may negosyo ba kayo together? May negosyo. May negosyo po si Lois, and may negosyo din po kaming patayo na ngayon. So, yun. So, cafe. I-launch natin yan ha. I-launch natin yung business so, yung yan ha. Pero nag-start na po yung business niya na support naman ako. Add mo na, mention mo na. The Bloom Project po, mga healthy drinks po. Ah. Yes. Okay. Padalan ko po kayo. Yes, please. Yes. Asaan po? Atag niyo na lang po kami. Like juices, shakes, mga ganyan. Juice po. Mga wheatgrass, mga ganyan. Masarap. Talaga? Opo, masarap. Pinadala na ko, ang sarap. Merong yung foodie, may java. Hindi maanta. Yes, ayun talagang topic na natin ngayon. Sorry, nag-promote na po ako. Anong flavor? May Bopis flavor ba? Umorder din ako dito lang ng Bopis. Ang sarap ng Bopis. MJ, you should try her Bopis. Sige nga. Oh my goodness. May Bopis din. Lots. Sige. Alright, Chris. Sorry, Christian. Go ahead. Ayoko nga pala may tanong. Sorry. So, sa next question po is, Loini, as a main lead, what's the biggest challenge about this taking of this role? From after 10 years, ano po yung nakikita niyong dalawa sa isa't isa? After 10 years? Yes. Ilan taon na ako noon? 33. Ako, ilan taon? 35. Makita. Siguro, ang dami na po namin ni Ronnie ding na pag... naipun... may piton na. Charat, hindi. Tama. Ano? Siguro, nandun na kami sa punto na ano nakikita namin na... Opo. Stable na kami. Masayang family na kami. Ganon. Kasi ngayon pa lang po nag-start na kami ng kung ano ba yung makakapagpa-establish siya buhay namin. So anytime, yun po. So 10 years, magandang buhay, magandang family na masaya. So, excited sila ako. Sila lang yung openly na didiscuss nila yan. The only love team, although the lone pair na didiscuss, di ba? Yung ganyan, honestly nila naaamin. Yung plano nila sa buhay, di ba? Galing. Yeah. Nakakahanga yung honesty. Yes. Thank you po. Ikaw, may dadagdag ka ba? And yun din po siguro yung ng relasyon namin ni Ronnie. Hindi kami yung parang nag-aaway dahil lang sa selos. Mas iniisip namin yung ano pa yung pwedeng magawa natin at gawin para makatulong sa future. Yes. Hanggat nandito pa kami sa may trabaho, may mga ganap na dumadating. So, sinusulit na namin. Alam na namin kung saan namin ilalagay para pagdating sa dulo, hindi kami manghihinayang anytime na alam naman namin na madaming bagong dadating. Ilang years lang, so, yun. Oh, matagal pa kayo. Tingnan mo si Ate Lot mo. Miss Lot, you've been with us for what? Ilang years na? May 30 na, no? More than? Sa industry? It's showbiz, yeah.
40? Siguro, hindi ko alam. Kasi Ate Pilar has alam? Kasi no, I started 9 years old din ako nagsimula. 83 ba? 1983? 87. Baka, ganun, baka lower pa. Lower ano pa? 1928? 1922. Okay. So, yun. Alright, Christian. So, yun lamang po. And congratulations po ulit. Patuloy ko pa rin po kayo sabay-sabay-sabay-sabay-bayan sa salamat mga dating pong projects. Po. Salamat po. Thank you, Christian. Before we ask you, that wraps up our question. Maraming salamat sa yay ating kasamahan sa press. Before we ask you for your final words and parting shots, happy birthday, Kobe. We have a cake for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, baby. Happy birthday, dear Kobe. Happy birthday to you. Maraming salamat po. Come up. From up yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan si Wendy ang nagbigay pa ng cake. I'm so happy to spend my birthday with my love in 40 days family. Yay! Wish. Yay! Ayan. My wish was sana may season 2. Wow! Love in 80 days. Charot. Natives are here. RPL is still here. And Joel, we can never tell, di ba? Birthday. Na. That's pretty much ni Kobe. Sana kasi, ano, Wendy, iniiwan mo muna yung bag mo eh. Thank you so much po. Thank you, Kobe. Andy, anong wish mo para sa Jomo? Charot. Pretty ni Andy. Look at her. Sa partner mo, on-screen partner mo, Andy. And your message to everyone right now. Tuloy na doon. Okay. So, Kobe, my wish for you is I hope na patuloy mong ma-achieve lahat ng mga dreams mo sa buhay. You really inspire a lot of people, not only me, your family, your friends, all your supporters, and for sure, mas marami ka pang ma-inspire dahil sa dedication mo and sa passion mo sa ginagawa mo ngayon. And yun, happy birthday, Kobe. And once again, thank you so much to our press. Thank you to the cast. Thank you for the experience. Thank you na nakasama ko kayo dito sa Love in 40 Days. Pero hindi pa tapos yung Love in 40 Days dahil meron pa kaming 2 weeks. Kaya patuloy lang po ang pagsubaybay nyo at pagsuporta nyo sa Love in 40 Days. Maraming salamat po. Thank you, Andy. Bon. Let's start. Si Sheena tayo para pagganan tayo, MJ. Ay, okay. Sige. Your message to everyone na nag-join sa atin this afternoon. Hello sa mga nasa bahay nila and sa ating mga press and media po. Thank you so much sa support ang binibigay niyo po sa amin. And finally, andito na po tayo. 2 weeks. Last 2 weeks po ng Love in 40 Days. I'm grateful na nakatrabaho ko po kayong lahat, yung mga nandito and yung mga wala po ngayon. Thank you so much sa patience and sa trust na binigay niyo po sa aming lahat. And yung roller coaster ride na yun, hindi ko ipagpapalit kahit na ano, kasi ang dami kong natutunan and naka-create din ako ng friendship, bond, and ang dami ko pong natutunan. Salamat po sa inyo. Congratulations. Lahat. One of the busiest natin to 2022 si Chi. Kaya, bon. Kaya nakakuha ng lisensya yan. I know. Oo, di ba? Bon. Ayun, maraming... You're on. Maraming salamat ho sa friends natin from press, from media, and sa lahat ng tumutok at nakisubaybay sa Love in 40 Days. Marami pa hong mangyayari sa Evergreen Mansion, sa buhay ni Jane at ni Edward. Ayan ho, last 2 weeks na ho ng Love in 40 Days. Gusto ko lang sana magpasalamat din sa management, sa Dreamscape, sa ABS-CBN, sa opportunity na binigay po sa amin. Maraming salamat ho. Are you the hotel manager or the bellboy, the assistant desk? Assistant. Oh, yeah. Yes, parang assistant manager. Tignan ko siya, parang napanood ko. Parang siya so, nga yung, ayun, oo nga. Benedicts. Ang daming fans din ito. Oh. Go ahead, Ben. Thank you. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng press na nagpunta and of course sa mga director, sa Rec Manny, Direct Jojo at sa lahat ng cast na naging bahagi ng seryeng ito. Super malaking bagay po sa akin to kasi first teleserye ko to at nagpapasalamat ako sa Dreamscape at ABS-CBN sa malaking oportunidad sa akin para ma-experience ko yung buhay na to and sobrang grateful lang po ako ngayon and super thank you po sa lahat. Thank you. Who gets more gifts, ikaw or si Aaron?
Sa Kumu. Siya. Siya. Talaga sumagot. Siya po. Siya talaga. Lagi pong may pakain yung mga supporters niya sa akin. True. Totoo. Grabe. Oh, bago ba kotse? Bago ba iPhone 14 Pro Max? Grabe no. Naman yun. At naka-converse run motion pa. Yes. Grabe. Baka hindi na ako bigyan ng trabaho niya, Sir MJ. Aaron. Ayan, again, once again, salamat po sa mga press people na nandito, sa mga nanonood po online. Ayan, hello po sa inyo. Sana po ay patuloy niyo yung subaybayan ng huling dalawang linggo po ng Love in 40 Days. And of course, to Dreamscape, thank you so much po dahil ang tagal kong hindi nakagawa sa Dreamscape ng serye. And thank you po for the chance na makatrabaho ko ulit po kayo and si Direk Jojo po. And the first time po si Direk Manny. So thank you so much po and ayun, sana po abangan nyo ang last 2 weeks. Of course, to Ronnie and Loisa, congratulations ayun, sa inyo. Yay. Si Benedict lagi rin out of the country yan, ano, di ba? Ah, talaga? Oo, oh, nakikita ko yung IG niya, eh, no? Ah. All right. Sir William. Yun, no? Sa lahat po ng mga nakasama ko sa Love in 40 Days, it was such a very nice experience, very warm. Maraming salamat sa pagtanggap, maraming salamat sa pagsama. Napakaganda ng experience sa ating sa aming dalawang directors. Direk Manny, Direk Jojo, maraming salamat sa pagtsatsaga. Thank you so much. Sa inyo, napakasaya kasi bumata ako ng tatlong dekada. Yun, no? Actually, nakasama kita namin ngayon. Oo, tatlong dekada ang binaba ko talaga sa inyo. Yun, sa media people, maraming salamat po sa pagpunta dito. At sa mga viewers po, may tatlong linggo pa po tayo para subaybayan natin ng Love in 40 Days. And of course, Sir Deo, Dreamscape, maraming salamat po. God bless. Thank Alright. Yeah. Renji. Ayan po, maraming salamat po sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, sa mga nagbigay po ng oras, sa mga kaibigan po natin sa press, and syempre sa mga staff po. Thank you. Tsaka sa mga kasama po natin na cast and directors. Ayan po, gusto ko lang pong magpasalamat din sa lahat po ng mga kapamilya natin na sumubaybay at sumuporta. Mula una hanggang ngayong last 2 weeks tayo at hanggang dulo susuportahan pa rin tayo. Maraming salamat po sa inyo. And syempre po sa may ABS-CBN, sa Dreamscape, kay Sir Deo, kay Sir Rondel, kay Direk Eric, kay Direk Manny, Direk Jojo, sa mga taong may dahilan kung bakit po kami andito. Maraming salamat po sa binibigay niyo pong tiwala at trabaho po sa amin. Wow, nice naman. Thank you, Renshi. Chard! Ayan po, magandang hapon po sa inyo lahat. And thank you so much sa ating press na andito ngayon. And gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng tumangkilik po ng Love in 40 Days. Sa lahat ng staff, crew, and especially to our directors, Direk Manny, Direk Jojo, Dreamscape, ABS-CBN, si Rondel, sa ating writer din po, si Sir Joel. Maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng Love in 40 Days. Sa mga cast na sobrang babait, mga taping friends, thank you so much. Grabe yung taping friends. Thank you so much sa experience kasi first time ko din po ito sa teleserye. Maraming salamat po. I'm so happy and I'm so grateful na naging part po ako nito. Maraming salamat and patuloy niyo pong panoorin ng Love in 40 Days. Sa last 2 weeks po namin, marami pa po kami mga pasabog at abangan niyo po ang last scene namin. Ayan lang po. Thank you so much. I know. Justin? Ayan po, unang-una po sa lahat, gusto pong pasalamatan muna ang ating Panginoon Diyos sa paggabay po no, ng palabas na ito sa Dreamscape po, sa ABS, sa ating po mga friends sa press. Sa lahat po ng bumuo ng Love in 40 Days, maraming salamat po. At sa mga nanonood po dyan na nasa bahay, sana po patuloy niyo po kaming suportahan. At ayun po, maraming salamat po. Abangan niyo po ang natitirang dalawang linggo ng Love in 40 Days. Peace out. Thank you, Justin. Nabusan ako nasasabihin. Wala hindi ko na po alam po nasasabihin ko. Nasabi na po na nila. Kaya, cute. Peace out. Dalaman lang yung sasabihin niya. Direk Jojo herself. Maraming salamat po sa pagpunta nyo, friends from media and press. Happy birthday, Tsa Pilar Mateo. Correct. Happy birthday, Pilar, Tita Happy P. Happy birthday. Pilarski. Happy birthday po. Happy birthday. One of our veteran reporters, friends. Maraming salamat po sa pag-tutok at abangan nyo po ang mga natitirang pasabog ng Love in 40 Days. Salamat po sa pagsubaybay. Yun lang. Thank you, Direk Manny. Gusto kong pasalamatan muna yung aming mga writers for giving us a very good material to work with.
Rondel, thank you so much. At si Jovel. Of course, thank you kay Sir Deo for assigning this project to us. Nagpapasalamat din ako sa mga technical crew na nakasama namin during our lock-ins. At ang aming mga editors, ang aming mga staff, yung they really work so hard, no? Hindi sa alas natutulog ang aming mga PAs and our executive producers. At nakasama po namin kayo gabi-gabi for the last 20 weeks. Sana po makasama namin kayo for two more weeks para sa pamatay na ending ng Love in 40 Days. Maraming salamat. Love that. Yes po. Again, thank you to all of you for joining us this afternoon. It's so nice to see everyone in person. Dreamscape, maraming salamat sa proyektong ito at sa tiwala sa ating mga writers. Of course, kay Sir Rondel, kay Sir Joel, kay Direk Jojo, kay Direk Manny. I love you both very much. Miss ko kayo. And to everyone that I worked with, all the young actors here, Mr. Veteran William Lorenzo. So nice, Sir William, to be working with you again. Kay Aaron, sa lahat, sa mga bata. Ronnie, Loisa, I wish you all the best. All of you. All of you. May all of you be blessed with beautiful careers. Okay? Maraming salamat po. Stay safe, everyone. Ah! Basta, ang pamatay na ending in 2 weeks na lang to. Love in 40 days. Salamat. Thank you. Loisa? Yes, unang-unang sa lahat, gusto ko din po mag-thank you, Lord, dahil sa napakagandang Love in 40 Days. Salamat po sa Dreamscape family, kay Sir Deo, sa mga writer po, at syempre, sa mga director po namin, kay Direk Manny, kay Direk Jojo, sa mahabang pasensya na binigay po sa amin. And sa buong cast, thank you sa inyo dahil sobrang na-enjoy ko yung taping, hindi ako sobrang in-anxiety ng malala dahil sa tulong nila. And ayun po, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng Love in 40 Days. Nakakatuwa po na pag may nakakasalubong kami ni Ronnie sa mall, mga lolo, lola, nanonood. Edward, eh, di ba yung nagbabanda? Gumaganyan po. Singer yan eh. Oh, yun po, singer ako. So nakakatuwa po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood po ng Love in 40 Days. 2 weeks na lang po ang pamatay na ending. Thank you, Loisa. Ronnie, bago kita hingan ng iyong parting shot, sinabi ni Loisa na ikaw yung singer, di ba? Sa banda. Ayun, ano singer? Hindi ako singer. Sa teleserye, ikaw yung singer. Pero ikaw ang kakantahan namin ngayon. Because it's also, your birthday is also coming up. Yeah! Oh, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Ronnie. Happy birthday to you. Ayan. We have a cake for you. Maraming salamat po sa inyong lahat sa Dreamscape. Maraming salamat po. Thank you sa ABS-CBN. Maraming salamat po. Wish. Anong wish mo ba? Hindi, sa akin na yun, syempre. Baka hindi matapos. Yay! Thank you po. Oh, tsaka nasa gitna, huwag ka nang bumalik. Your message, please. Lois, stay. Ayun, maraming salamat po unang-una sa lahat sa... sinayin mo, Panginoon. Lord, thank Amen. You po. Sa mga press, thank you po sa oras na binigay niyo sa amin. Sa Dreamscape po, sa ABS-CBN, kay Sir Deo. Sa mga cast natin ng Love in 40 Days, maraming salamat sa inyo. Directors, yes. Thank you po. Yung mga natutunan ko po sa inyo, dadalhin ko pa sa mga susunod pang project. Thank you po. Miss Lott, thank you po. Maraming salamat sa pagiging mabait sa amin. And sa manager ko nandito, na, si RB Chango, thank you din. Yay! Sir MJ, thank you po. Thank you po, Sir MJ, Sir EJ. Thank you so much po. And sa press, thank you po. Nanay, thank you Nanay. Sa Star Magic. Maraming salamat yes, po. Thank you Kala po. Nyo, makakalimutan ko kayo, no, Nay? I love you, Nay. Thank you. Alright, isang group photo lang please, Ronnie and Loisa, with everybody there. Ayan po, ang finale episode will be on October 28, Kuya EJ. Mark your calendars. That will be 10 p.m. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jimny TV.
A2Z at TV5 at mapapanood din po ito sa iWantTFC. Again, Love in 40 Days, last 3 weeks sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, TV5, and iWantTFC. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama natin sa press na nandito ngayon sa Studio 10 at sa lahat po ng mga tumutok sa ating mga live stream platforms. Thank you for joining us this afternoon. And From my end lang, MJ, I'd like to call in direct as Rondel Indayag. So Rondel, please join the cast. And of course, the production team. Salute to the production team. Miss Jem Jimenez, Miss Jeannie Franco, Brian Ramos, TJ Tulabot, Wendy Duldulao. Sobra, good job sa inyo. And of course, the ad from team namin, Mike Ibanez, our ad from manager here, Mike. Mark Pilobello, si Ian, si Kyle, and Yvonne. And of course, our technical director today, Kuya Fred Dizon, Miss Apple Devera, Justin Irons on CorpCom, tsaka si Gabby Veloso, and of course, the Star Magic handlers and managers, Miss Nenet, RB Chanko, and everyone who came today, thank you so much for making this a beautiful, beautiful Love in 40 Days finale MediaCon. MJ, of course, you always deliver the best. Thank you, MJ Felipe. Thank you, everybody. Ang lakas baka grand, no? Asap na asap ang dating sa monitor, oh. Look at that. Alright, maraming salamat po. Enjoy the rest of your afternoon. You may have your photos, production team. Please, the whole production team. TJ,